Tuloy po kayo. Sa special na edisyon ng Yes Diaries. Ang Halloween Special. Hindi siguro kumain yun, no? Alulong na alulong. Ano siya? Mga kapwa, welcome po sa Yes Diaries Halloween Special. At opo, hindi po sira ang radyo nyo, ha? Eh, dahil nga ngayon eh, undas, ano? Ating inaalala or sineselebrate, ano, para sa iba. Ito po yung tatlong araw na Halloween special mula ngayon hanggang Friday, November 1 and November, hanggang November 2, ano. At magkikwentuhan tayo ng mga nakakatakot. Oo. Kung ang yung usual na Yes Diaries ay nakakabaog, ito naman, ano ba pwedeng gawin eh? Ito naman nakakaurat naman to, ha? Kung gusto nyong maurat ngayon, makinig lang kayo sa akin, ha? Tawag po 832-6165. Again, it's 832-6165 para magkuwento ng inyong mga karanasan na kakaiba. Ayan, mga karanasan na, sabi ko nga eh, mga karanasang mahirap bigyan ng paliwanag, nagpatayo sa inyong mga balahibo, no? Mga kwentong kababalaghan, may mga kinalaman sa kung anik-anik. Or pwede rin po kayo mag-text ESFM space Yes Diaries ang inyong kwento or inyong mga mensahe. Ipadala yan sa 2600, lagyan ng pangalan, ha. Lagyan mo na rin ang peanut butter kung gusto mo. Ano yan? Tinapay? O pwede rin po sa aking Facebook fanpage, facebook.com/chicoloco.esfmmanila. And please do follow me on Twitter, twitter.com/chicoloco_ESFM. To start the show, ako pa mga kapo, mayroon lang akong gustong ano. Ako na muna, no? May gusto lang ako i-share ngayon. Oo. It happened, ito po yung nangyari sa akin, o sa amin, nung ako ay nag-aaral ng college. Hindi man po kaila sa inyo, sabi ko nga ako ay miyembro ano ng isang choral group o ng DLSUD Choral sa Dasmariñas. At meron kaming ano, practice rehearsal kung tawagin namin ito, no, mula alas 5 ng gabi hanggang minsan alas 9, ganyan alas 10, minsan inaabot kami ng alas 11 ng gabi. Kung hindi alas 12, mga ganyan. Yan ang pinakamatagal namin inaabot. Alas 12 talaga. Tapos, do ganun. Rehearsal kami. Alam mo naman yung sa school namin, di ba? Sa school namin, para sa ano, ang description ng eskwelahan namin ay isa sang gubat na nilagyan ng ano. Na isang gubat na inayos-ayos lang. Ganun. Ngayon, so, practice-practice kami, month of October. And as we all know, October ay, para sa mga Katoliko, ano, ginugunita ang month of the Holy Rosary. Diba? Ito yung October. Ayan. Usually, inilalaan yan kay Mother Mary. Ano? So, nag-practice kami at yung aming conductor ay may ginawang arrangement o sariling composition para kantahin namin. So, around 7 p.m., ito yung gabi, alas 7 ng gabi, mga around ganyan, o alas 8 na yan. Practice kami dun sa usual naming pinag-practicean, yung hall na yon, alumni hall. At syempre, wala nang ibang tao, wala nang mga estudyante. Siguro may mga ilan-ilan na lang na ginagabi. Ewan ko kung anong ginagawa nila dun sa may magubat na dun. Ewan ko lang.
So usual, practice kami. Yung aming conductor ay meron siyang ano, meron siyang kakayanan, okay? Meron siyang gift, di ba? Nakakausap niya, meron siyang tuwing kami nagre-rehearsal, magsi-CR yan, meron siyang kinakausap. Di ba? Most of the time meron siyang kausap. Minsan nagtataka kami, bakit? Ano kaya yun? So kami nagtatanong, ano kaya yun? So tinatanong namin sa mga seniors, ayun nga daw, ganoon daw, meron daw siyang gift na ganoon nga. Kaya masanay na daw kami. Okay. Noong October na yon kami ay nagpa-practice. Pagkatapos niya mag-CR, mararamdaman mo kasi, na kakaiba yung kilos niya. Okay. Alam mo yung kilos na ano? Yung kilos na ayaw niyang ipahalata na may something na kakaiba. Pero meron. Diba? So, practice. So, piano, ganyan, ata kami. For some reason, hindi namin alam. Wala sa tono yung piano. Diba? Parang, kailan pa na wala sa tono yung piano? Diba? Parang, hindi naman yata pwede. Yung piano mawawala sa tono. Tapos, di, kanta-kanta kami, hindi namin mabuo. Hindi namin mabuo. Hanggang, maya-maya, nakapansin namin yung aming conductor. Anyway, yung aming pong conductor ay namayapa na po ano. At, sumalangit na wa. At si Sir Jess ano. Bigla siyang tumingin. Ibinaling niya yung tingin niya sa pintuan ng hall na pinapag-practice namin. Baling ng tingin at masama yung tingin niya. So kami syempre nagkukunyari. Siyempre, di ba? Hindi kami masyado nag-react. So, we acted na normal lang. Pero napapansin na namin. Maya-maya, sige, tuloy lang siya, piano. Nagiinit na yung ulo kasi hindi namin makuha eh. Na dapat nakukuha na namin yun eh. Mamaya, bigla siyang tumitingin sa ceiling. Maya-maya ka mo, namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. So, kami naman, alam mo yung feeling na eto na eh. Alam mo na may hint ka na mayroong something nakakaiba. Tapos mamamatay pa yung ilaw. So, kumbaga inassume na lang namin na yung may nagpatay nung ilaw na hindi naman sinasadya. Okay. Maya-maya, bumukas. Pero pagbukas ng ilaw, kumukurap-kurap na siya. Kumukurap-kurap na siya kasi. Bakit gano'n? Diba? So, ang weird talaga. Ngayon, so may mga times na humihinto kami sa rehearsal. Diba? Now, maya-maya lang ng konti. Minutes after that, tumigil siya sa pagpapiano. Tapos sabi niya sa amin, okay, guys, sabi niya, hindi ko na po alam kung ano yung eksaktong words ha, pero it went na parang ganito. Sabi niya, ang idea is, okay, guys, meron akong sasabihin. Sabi niya ganun. Sa seryosong pagsabi, eh yung kanina pa kami inakabahan, tapos bigla kami sasabihin ganun, di ba, nakakaba. Tapos, sabi niya, may sasabihin ako sa inyo, pero ayoko na may magre-react sa inyo na may mga magwawala, ganyan. Malalaki na tayo, sabi niya. Malalaki na tayo. Hindi ko kayo tinatakot, pero gusto ko lang sabihin sa inyo. Sabi niya, itigil na natin ito. Okay? Itigil na natin ito. Kasi hindi natin ito matatapos kahit na anong gawin natin. May mga nanggugulo. May mga nanggugulo daw. Sabi niya, explanation niya kasi alam daw nila na ino-offer natin ito, diba, kay Mother Mary, ano? So ito yung time na manggugulo daw sila. Wala talaga, hindi ko alam. Alam mo yung
Alam mo yung yabang na institutional organization kaya kami. Ang galing-galing kaya naming koral. Dami kaya naming natatalo sa contest. Tapos di namin mabuo yung snap, simpleng kanta. Diba? So yun. Tapos, kanina daw sa banyo, kinakausap niya. Malupit na ito. Meron daw sa kausap, meron daw natitipuhan dun sa isa naming kagrupo. Diba? Pero hindi niya na sinabi ko sino. Kasi baka may matakot. Baka may maghubad yun doon, mahimatayin yun doon, diba? So there. So kaya, at marami pang kakaiba. So, umuwi kami. Diba natapos yung rehearsal namin, ang aga namin natapos na. 8 pa lang ata, wala na. Tapos na kami. Uwi na kami. Pero sabay-sabay kami. Mga siguro mga 30 kami katao. Diba? Sabay-sabay. Nagsisiksikan kami dun sa may pintuan. By the way, yan po ang ilan sa mga naranasan ko. Ano, eh? Kahapon may nagkineto ako sa inyo. So ikaw, baka may kwento ka dyan. Tawag ka lang, 832-6165. Again, it's 832-6165. Sige. Tignan natin. Kausapin natin. Meron tayong caller sa kabilang linya ngayon. Hi, good evening. Hi. Hello? Hello po. Kumain ka na ba? Opo. Opo. Kayo po, kumain na kayo. Kumain na ako eh. Anong ulam mo? Ulam ko namin? Anong ulam mo? Isda. Ano? Isda. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Ako ba si Indang? Indang ako ba? May sasabihin ako sa'yo. Po. Ano mo yan? Oh, edi sound effect. Ate, anong pangalan? Daisy po. Daisy. Hi, good evening sir, Daisy. Kamusta ang buhay? Okay lang. Hmm? Okay lang, masaya. Masaya naman. Baliw-baliwan. Baliw-baliwan, maganda yan. Daisy, taga saan ikaw? Taga Quezon City talaga ako, pero dito ako nag-work sa Parañaque. You're working as, ano? As what? Kasambahay, mabuhay. Mabuhay, kasambahay. Yeah. Okay, maganda yan. Ha? Isang marangal na trabaho at gaano ka nakatagal na ninilbihan bilang isang kasambahay? Totally, mag-one year pa lang po eh, sa January. Hmm, talaga. Ilan taon ka na? Po? O, sino yun? yung anak ko po. Alin? Ano mo yan? Anak ko po. Tatay mo? Hindi po. May posi ng tubig. Ah. Oh, nabigyan mo na? Opo. Alright. Sige. Mag-one year ka na dyan. Okay naman. Opo. Mabait naman sila. Naman. Yan. Alright. Ngayon eh, Halloween special Daisy ng Yes Diary. Sa ikaw ay merong isi-share sa amin. Opo. At ito ay hindi tungkol sa usaping pag-ibig. Opo. Tama? Sabing pag-ibig? Oo. Hindi, di ba? Opo. Di ba sabi niyo po yung ano, nakaranasan? Oo. Kasi kung usapin pag-ibig, bababa ako to. Talaga. So, meron kang kakilakilabot na karanasan? Opo. Ito ay nangyari kailan? Dati pa po yun eh, nung bata po ko. Nung high school. High school ka? Opo. And then ngayon? Hanggang ngayon? Hindi naman. Nakakaramdam lang na tipong na, ano, alam mo kaba, na ganun. May kasama ka. Hello? Talaga? Opo. Ano ba? May third eye ka? Wala naman. Dati po kasi nakakakita ako eh. Pero ngayon, yung lumaki ako, ganito na. Nawala. Nakakaramdam lang po talaga ako. Okay. So, what in particular ang isi-share mo sa amin? Kailan ito nangyari? Dati pa po kasi yun, 6 years old. 6 years old? So, tanda mo pa? As in, tanda mo pa? Kasi, takot na takot po ako nun. Okay, sige, kwento mo sa amin. Papa, ano nangyari? Ah, sige po. Dati po, taga San Mateo, sal po kami. Bundok pa po yung kasi yung tinitirahan namin eh. Mm-mm. And then, kami-kami lang po yung natira sa bahay. Siyempre, yung bahay po dati. Sino-sino mga natira sa bahay? Kapatid ko po. Kami po, ng mga nanay-tatay ko. Okay. Ilan kayo doon?
Marami din, pero kami-kami lang pong natitirang magkakapatid. So, ilan nga kayo magkapatid? Malo po. Okay. Pero hindi po lahat yun kasama namin. Siguro apat lang po kami noon. Okay. Ganun. Tapos, ano po? Ano ba yun? Ano po kayo? Ano po kasi yun? Wala po kasi kaming pangsaing noon. E di, syempre, bukid. Kukuha kami ng, ano, kamoting kahoy. Oo, saging, nasaba, oo. Oo po, ganun. E di... Uy, namimiss kayo mga ganyan. Gusto ko... Tara, napunta nga tayo dun sa inyo. Pwede ba? Gusto ko yung mga ganyan. Alam mo pa, paborito ko yung mga ganyang pagkain. Oo ba kung bakit? Oh, anyway, dali. Tapos? Tapos yun yung ano. So, nanguha kayo ng mga kamote at saka saging? Opo. Sino ang kasama mo? Yung ate ko lang po. Okay. Tapos, edi dala na po namin yung, ano ba yun, yung basket. Oo. Oh. Pangkuha na... Hindi sako, yun sako. Plastic de labo, di pwede. Di pwede. Tapos yung ano, edi kukuha na kami. Edi... Teka lang, malayo ba yung bukid doon sa bahay ninyo? Medyo po. Oh, at syempre, dahil yan ay probinsya, madilim. Wala masyadong mailang. Bandang mga hapon po yun. Ah, hapon pa lang yan. Okay, opo, sige. Kasi wala po kami sinaing nun. Oo. Ngayon, ano nangyari? Eh di ano, may malaki po kasing puno dun. Puno ito ng? Hindi ko po kilala yung puno na yun eh. Hindi mo kilala? Saan ka pakilala ka? Nakatayo lang siya dun. Matakot ka pag sumayaw yung puno. Siyempre, kakaiba siyang puno. Siyempre, marami namang puno dun. Siya lang yung... sa daanan, siya lang yung nasa gitna. Oh, so wala kang choice kundi dumaan sa punong malaki? Oo, doon sa ano na yun, gilid. E di, pababa na kami ng ate ko doon sa pagkukuha na namin ng kamoting kahoy. May nakita ako, lumabas doon sa puno. Lumabas sa puno? Oo. Ano, yung kulay itim na hindi ko maintindihan na ang hahaba ng kuko niya. Tapos, itim na itim talaga siya. Ang laki pala ang mata. Parang, mga gaano kalaki ka? Kasi laki ng pisngi ko, gano'n. Hindi naman. Tapos sabi ko sa ate ko, ate, hindi na ako sasama. Teka lang, ikaw lang nakakita niyan? Hindi, yung ate mo ba hindi niya nakita yan? Opo, kasi siya yung nauuna sa akin bumaba ng papunta dun sa, ano, pamoting kao. Ito sa way, ano. Oo. E di yun na, sabi ko, ano ba yung nakikita ko? Bakit parang ibang tao? Tapos, nakasilip lang po siya, pero parang nakatingin lang po siya sa amin. Sabi ko, ate, huwag na tayong tumuloy kasi may nakikita ako dyan eh. Sabi ng ate ko, ano pa ba sabi mo? Wala naman ako nakikita. Sabi niya, so, nagmasungit pa si ate, gano'n? Oo. Nakikita mo yung tsura nito, layo. Ganun. Opo. Tapos, siya na lang po yung kumuha. Iniwan ko na lang po siya. Okay. Kasi, natakot po ako nun eh. So, si ate mo matapang? Hindi niya po yata nakikita yung nakikita ko eh. Malamang ano? Ngayon ko lang po to sinabi. Kasi hindi ba ako nabukwento sa tatay ko. Oo. So pag uwi mo, 6 years old ganyan ano? Opo. Hindi mo kinuwento sa kanila pag uwi mo? Hindi po. Kasi sasabihin, ay naku, gunugunin mo lang yan. Gutom lang yan. Diba? O, gutom lang daw, ano? Kain kang kamote, hoy. Ganun. Tapos yun. Yung, basta na medyo nakakaramdam po ako. Tapos yung grade 1 po ako. E di, ito po sa Quezon City. Hindi yan na. Uwi na po namin yun ng kuya ko. Pareho po kami ng grade 1. Tapos, nung hinahanap ko po yung kuya ko, sabi ko, asan ba si kuya? Bakit wala pa dito sa labas? Kasi naghihintayan po kami noon eh. Sabi ko... Sabay kayo uuwi. Sa bahay po. Hindi, sabay nga kayo. Opo, sabay okay. Po kami. Sige. Tapos po noon, edi wala na po mga estudyante. Siguro ilan-ilan lang po teacher na tira dun sa... Ano, school. Si school. Mm. Well, yung guardia. Nandun pa yung guardia. Oh, andun pa po. Ay. Tapos po, edi hinahanap ko sa mga CR. Kasi mahilig ko mga CR yun eh. Hindi ko alam basta bakit ko sa CR hinahanap yun. Napunta po ako dun sa CR. Tapos... naaninag ko doon sa... kasi may malaking salamin doon eh. Ano ba yung kuya chick? Ano ba yan? Alin? Tapos ano po? Kasi
Nakita, minaanin nagpo doon, ang daming kandila. Saan? Po, doon sa CR po. Baka brown out, di kayo brown out. Hindi po. Ang dami pong kandila. Sabi ko, bakit ang daming kandila? Siyempre, bata, conscious. Kasi nga, bakit ang daming kandila doon? Sabi ko, bakit may mga parang, yung ano po, yung nakatakip yung ulo nila, yung parang may tao, parang nagdadasal, di ko alam kung ano yun. Sa school yan? Opo, ako lang po nakakita noon. Tas, ba't parang dami mo naman nakikita, hindi kaya gutom ka lang din? Hindi naman po, kuya. Wala kang baong kamote nun, tsaka saging. Uy, kumain ka niyan? Naman. Ah, sige. Kumain ka pala. Tapos yun, takbo ako kasi ako na lang yung estudyante doon. Tapos yun po, hindi, una na pala po yung kuya ko umuwi. Tapos yun, hindi na po ako nagkukwento sa kanila kasi ano yun, tutuksin lang ako niyan. Eh, sila ulo ka na, yung ganyan. Pero hindi naman. Pero hindi naman po. Sure ka naman dyan? Naman. Okay. Mukha ba akong bali po? Hindi ah. Wala ko sinasabi. Hindi. Ah, tapos? Ngayon second year, high school, 2006. Teka lang. Mga ilang ano to? Ilang story ito? Parang tatlo, ganyan. Mga tatlo, oh. So ito na yung last. Na may nakita ka? Opo. Okay. Kasi sabi ko, ayoko na makakita lang ganyan, hindi ko yung kaya. Mm. Tapos yun, yung second year po ako, excited po pumasok noon, first day. Mm. Una noon, nag-away po kami ng tatay ko. Mm. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin. Baka lagi ka daw kasi gutom. Di po, kasi excited ako pumasok. Eh. Ah. 666 yung number noon, di ba? Parang masama po yung 666. Oo. Oh. Eh di, ano na. Nag-away kami ng tatay ko. Sabi ko, ay ba yan? Ang agalong pagalitan. Kakainis. Teka lang, ano yung number na 666 na yun? Ano, June? June 6, 2006. Opo. Okay. Eh di, ano na. Sabi ko, late na yata ako kasi nakatulog. Nakatulog po kasi ako late na. June 6, 2006, high school ka? Opo. Second year. Eh di, ano na po. Sabi ko, bakit parang ang aga pa? Lumabas po ako doon sa terrace namin. Mm. Tapos ano po, alam ko may taong darating. Bisita? Po? May bisita kayong darating? Hindi naman po. Kasi daanan. Alam po, may, di ba umaga po may mga taong dumadaan, ganyan. 2 o'clock po yun ng gabi. Edi, walang 2 o'clock ng gabi. Ano ba yung kuya? Madaling araw. Ay, madaling araw ba? Ay, sorry. Sige. Tawa tatawarin mamaya, hindi ka na pwedeng patawarin. Pugutan ka na ng ulo mamaya. Ah, tapos? Tapos po, edi, ano, ano ba to? Yung, dumabas po ako, edi, may nakita po akong napakalaking aso. Alos hindi po ako nakagalaw noon. Nagtitigan po kami. Nagtitigan kayo ng aso? Opo. Buti di kayo nagdila, ano aso? Hindi naman po. Sobrang laki po talaga ng aso, kulay itim. Sobrang laki po siya niya. Oo. Tapos, baka kung susukati mo mga hanggang saan mo, hanggang sa... Basta, mga, parang mga hanggang singit. Parang ganun. Oh. Edi, ano kuya? Ano ba to? Hindi na Malay. Po ako makagalaw noon eh. Ba't di ka makagalaw? Parang sabi ko, parang kakaiba siyang aso. Titig na titig siya sa akin. Iba yung mata niya. Basta iba yung mata niya sa mata ng aso. Ba't ano ba yung mata niya? Nagbabounce ka? Parang nililisik yung mata niya. Tapos, edi, sinundong ko siya ng... Baka may contact lens lang siya. Alo. Uso yun, kuya. Tapos ano, kuya? Edi, ano na siya? Sinundong ko siya ng tingin. Hanggang dun sa kapitbahay po namin. Dun sa bandang madilim. Bigla po siyang nawala. Ay, nakulagot ka. Tapos, ginising ko po yung tatay ko. Natatakbo po ako. Sabi ko, tay, may nakita akong aso. Kulay itim. Biglang nawala. Ano sabi ng tatay mo? Eh, ano ngayon? Hindi po. Sabi niya, dapat tinabol mo. Bakit, tay? Asbo yun eh. Ba't ko abulin yun? Eh, masarap yung pulutan. Talaga? So, pagkatapos nun, yun na yung tatlong beses na may nakita ka na. Oo, hanggang pero, hindi mo sinasabi sa kanila. Yun lang po yung nakakita ko ng aso. Sa tatay mo lang. Kasi hindi ko na nakayaran kasi nagtitigan talaga kami ng asong yun. Hmm. Ako ngayon sa pusa na nakapagtitigan ako. Hindi, kasi kakaiba po talaga siyang aso. Di ba?
sa liblib na lugar, parang may uso-uso pang aswang. Hindi ko lang alam kung ito yung aswang. At saka sabi nila, ito yung sabi nila, sila daw ay may mga kakayanan na magpalit ng anyo. Diba? At isa sa mga anyo daw na kaya nilang gawin ay yung pagiging aso. Diba? At usually itim daw yan. Opo. Pero... At yan, pwede namang... Pwede mo parang Dalmatian lang. O pwede lang eh. Hmm. Okay. So ngayon, mga ngayon malaki ka na, wala naman na masyado kang... Ito lang talaga yung mga hindi mo makakalimutan. Opo, kasi... Basta kakaibang experience, parang ayoko. Kasi sabi ko, kung may third eye man ako, wag na lang kasi hindi ko kaya. Baka madali ako may patay. O wala lang makikita na... Alam mo na. Mm-hmm. Okay. So ngayon dyan sa inyo, bago ka matulog, may sarili ka bang kwarto dyan? Ay, eto. Opo, may sarili po kaming kwarto dito ng dalawa po namin. Buti, wala ka pang okay naman dyan. Experience din po ako na yung mag-isa lang po akong naiwan dito. Akala ko ba mag-one year ka pa lang dyan? Opo, mag-one year sa January. Ano sabi mo, 6 years na? Oh, 6 years. Mama! Ayan si mama. Kumaingay. Okay. So okay naman, wala naman na. Pag, oh. Tipong pagpatay mo na ilaw, wala namang nakatingin sa'yo. Kulay pa yung mata. Po, yung may... Kala ko ba wala na? Gulo mo namang kausap. Pati. Naalala ko eh. Hmm. Yung muna alalahanin. Okay na yun. Po? Oo. Daisy! Po. Alright. O sige, salamat sa pagtawag ha. Oo, alagaan mo na yung bata ha. O, mahingi na ng gatas. Po? Anong pangalan ng bata? Dove. Okay. Maraming salamat sa pagtawag, Daisy. Thank you po. Dami niyang naaalala. Sana minsan maalala niyang alagaan yung... yung alaga niya. Meron pong nag-share over Facebook, sabi niya. Ang kwento ko po ay tungkol sa tatay ko nung pagkamatay po niya. Fourth year high school ako nang mamatay ang tatay ko. Nung unang araw, pagkamatay niya, ay nakita ko ang tatay ko na nakatayo sa may paanan ko. Nang magising ako, mga bandang madaling araw. Saan yan? Di ko pinansin at tumagilid ako ng ilang minuto. Mga ilang minuto na nakalipas, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. Doon na ako biglang natakot. Nagdasal na lang ako. Huwag naman akong takutin. Pero tatay mo yan, di ba? Nahilo daw ako. Sana yun? Doon ako bigla natakot. Tagdasal na lang ako na huwag naman sana akong takutin. Tapos, yun. Nakabalik na ulit ako sa tulog ko. Tanda ko, ganun din yung nangyari. The day after, mamatay ang lolo ko. Same thing. Nakita ko rin siya nakatayo sa may paanan nang magising ako ng madaling araw. Akala ko, panaginip lang. Pero sigurado ako na nagising ako noon. Nagising ako noon nang makita ko siyang nakatayo doon. Anyways, balik po ako doon sa kwento about sa tatay ko. Sige lang. Balik ka lang. Nangyari naman po ito ay nung araw mismo pagkatapos ng libing ng tatay ko. Siguro isang oras lang ang lumipas, nagbiyahe na agad kaming buong pamilya papuntang Bataan dahil nag-organize ng family reunion ang pamilya ng nanay ko. Medyo weird at kamamatay lang ng tatay mo. May reunion agad kayo. Anyway, trip nyo yan eh. Parang nakakalungkot nga namang isipin na katatapos lang ng libing ng tatay, magsasaya na agad sila sa side
sa side nila nanay. So ang nangyari po, habang nasa biyahe kami, isang private jeep po yung sasakyan namin. Bigla po kaming may naamoy. Bigla po kaming may naamoy na mabangong sampagita sa loob ng jeep. Yun bigla nang nagkatakutan po kasi yun ang paboritong bulaklak ni tatay. Tapos, bigla na pong umiyak yung isa kong kapatid. Dahil parang ang lamig-lamig daw sa sasakyan. Tapos sabi ng isa kong lolo, si tatay daw yon, gusto lang sumama sa amin. Tapos napaiyak na rin ako sa takot. Tinabihan ng nanay, ang kapatid ko ng nanay ko. At kinausap niya ang nanay ko. Sabi niya, huwag naman daw kaming takutin. Maya-maya ng konti, naramdaman ko na may humihima sa braso ko. Yung braso ko na yun nakapatong sa may malapit sa bintana ng jeep sa duluhan na malapit sa pinto. Lalo ako natakot. Kaya ako naman ang kumausap sa tatay ko. Sabi ko, pasensya na kung umalis kami agad ng Maynila. Ilang sandali lang, nakita ko ang tatay ko na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakita ko ang tatay ko na nakatayo sa may gilid ng kalsada. Nakalutang pero nakahinto habang papalayo kami ay nakatingin lang siya. Tapos yun, sabi ko, wala na. Hindi na sumama si tatay sa amin. Kaya nawala na rin ang takot ng lahat at nakarating na kami sa bahay ng tita ko. Pero pagdating namin doon, ay bigla ulit nakaramdam ng takot ang ate kong panganay. At siya naman yung umiyak dahil nga feeling niya, sumunod pa rin sa amin si tatay. Hindi ko iniiwan ang ate ko. Then, bigla ko naramdaman na may nakatingin sa amin ang ate ko habang hinihimas ko ang ulo ng ate ko para makatulog na siya. Nakita ko ang tatay ko nakatayo sa labas ng screen ng pinto ng bahay ng tita ko. Malungkot siya na nakatingin sa amin. Nakiusap ulit ako sa tatay ko na huwag na kaming takutin. Tapos yun, malungkot na umalis ang tatay ko. Sabi ng tita ko, ipagdasal daw namin ang tatay ko at ipaliwanag na hindi naman namin siya kinakalimutan agad. Kaya, matahimik na sana siya. Pagkatapos po nun ay, nakatulog na rin po kami. Maraming salamat kay... Ito po ay galing kay May Dionisio, Paglikawan. At sinayon niya sa atin, ano, via Facebook fanpage. If you wanna do the same, sige lang po. Naandyan po yan, facebook.com/chicoloco.esfmmanila. Or mag-react po, ano, twitter.com. Siguro ganun na lang, ano. For your, if you wanna share your stories, please go to my Facebook fan page, facebook.com/chicoloco.esfmmanila. If you wanna react, ano? Kung gusto mong magbigay ng reaksyon sa mga kwento ngayon, sa Twitter na lang po, para mas mabilis. Ano? twitter.com/chicoloco_esfm o pwede rin po sa aming
Text line, YesFM space, YesDiary space, your message plus your name and location, and send it over to 2600. Kuya Chico, dito po sa bahay namin ay may nagpaparamdam na matanda at bata at binabangungot yung kapatid ko. Nung time na binili namin yung bahay, parang haunted kasi. Kasi luma na ang estilo. Tapos, nagpaparamdam na sila sa mga tropa ng kapatid ko. Eh, nalaman namin na... Ano yun? Ano daw yun? Na kung ano man yung may-ari ng bahay. Sabi ni Nibor na Kalaokan, tama ba? Okay. Ay, ano ba yun? Oh, grabe naman yung background music, tas may sound effects mo. Mag-isa pa naman ako sa bahay para tuloy akong may kasama. Baka nga may kasama ka na. Tingin-tingin ka lang sa paligid mo. Ikaw ba naranasan mo na yung ano? Yung hindi ko alam kung bangungot, yung binangungot ka. Diba? Yung natutulog ka tapos alam mo na hindi ka pa masyadong nakakahimbing ng tulog, yung bigla kang pak! Bigla kami maririg na parang ang lakas nung may nahulog, halimbawa ganun. Tapos bigla ka magigising ka, didilat ka. Pero alam mo yung ano, hindi ka makagalaw. Diba? May mga, ewan ko, ako personal na experience ko yan. Dalawang beses na. Na, kasi sobrang antok na antok ako. Tapos, noona, ganun nga, pak, may narinig ako. Tapos parang may nag-uusap. Eh, dun sa kwarto na yun, ako lang naman mag-isa. Ako lang mag-isa. So, madilim, ayoko na may ilaw pag natutulog. Pagmulat ko, naaninag ko naman yung ilaw galing sa labas ng kwarto. So kahit pa paano may nakikita ako. Pero hindi ako makagalaw. Gusto kong gumalaw pero hindi ako talaga makagalaw. Tapos, tinry kong magsalita. Tinry ko lang magsalita na para tawagin yung kasama ko sa labas. Kasi alam ko na may kasama ako dun sa labas ng kwarto. Pero yung feeling na hindi ka makapagsalita, yung well, parang ang gumagana lang sa'yo utak mo lang. At yung mata mo lang. Paikot-ikuti mo, mapagod ka ka. Ikot ng mata mo. Pero hindi talaga. Noon, hindi ko pinansin. Tulog ulit. Di, tulog ka lang ulit. Tapos, alam mo, minuto pa lang, hindi ko alam kung segundo pa lang, minuto pa lang, yun na naman. Nagising ako, pero this time, naglalaro, yung mga naglalarong bata. So, ako naman, siguro natural lang naman, ha? Baka sa labas lang, ano, sa labas lang. Nagtatawanan sila. Tapos doon ako nagising. Tapos yun na naman yung feeling na ang bigat nung... Yung iaangat ko yung kamay ko, tsaka yung paa ko kasi tatayo na ako. Ayaw talaga niya. Ayun, wala lang. Hindi ko alam. O kaya yun. Sa mga nagana po kay Not, wala po sa ngayon. Nag-oorasyon po sa ngayon. Kasi nagre-recharge daw po siya ng kanyang mga powers. Pero mayroon po siyang gustong ipasabi sa atin. Gusto po niya sabihin sa atin na... Hindi mo alam kung hinihingal ba to. May sakit talaga to. Sabi ni Renzo, yung sa kwento kanina, grabe, natakot. Katakot naman yun. Parang ayaw silang iwan ng tatay nila. O mahal na mahal siguro sila ng tatay nila. And ako tingin ko lang, kung ako yung member ng family, I would rather spend my time
sa bahay na lang, ano, kasama siguro yung ako yun, no, yung nagpadala, si nanay ko, at yung mga kapatid ko, yung bang magkaroon kami ng time para sa sarili namin. Though, kasi kamag-anak mo naman sila, kaya lang parang ang awkward. Diba, parang ang napaka-awkward naman na hindi tamang oras para magsaya. Tama naman, di ba? Parang, teka lang, para bang ganun lang ba kadali? Hindi ba? Arit na arit kayo magkita. Di ba? Pero, tapos lalo pa, naisip ko nga, ang tanong, doon ba sa lamay or sa libing ni tatay, yung mga yon na pinuntahan nyo, ipumunta sa inyo para makiramay? Alam naman siguro nila na namatay yung tatay nyo, di ba? Tapos, so mas importante ang, di ba, ang gathering? Ganun ba yun? Di ba? So, well, kung ako man din doon tatay nyo, baka sumama ako pati doon sa swimming. Kung may swimming. Di ba? Ay, nako. Yung mga na-experience yung mga nakakatakot, sabi ko nga sa intro kanina, kaba. Di ako marunong magiging. Takot. Kilabot. Mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga pangyayaring mahirap paniwalaan. At mga tanong na sadyang kay hirap bigyan ng kasagutan. Sa gabing ito, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga kapwa nating nakaranas ng kahindig-hindig na kababalaghan dito sa Yes Diaries Halloween Special. Sa akin, 832-6165. Again, it's 832-6165. Kung meron kang gustong i-share sa amin. Sa mga kasama po ngayon ng kanilang pamilya, at siguro mga nasa sementeryo ngayon na nakikinig, pwede naman siguro, ano, hindi man yata bawal magdala ng radyo, pa bawal na yata, ano? Pero pwede naman sa cellphone. Ah, akala nyo. Akala nyo, wala kami radyo, ah. Meron kami radyo, mga mukha nyo. Ganyan. Sa mga nakikinig po sa akin ngayon, good evening po. Good evening. Bantayan nyo po yung nicho nyo, baka manakaw. Naman naman sa Pilipinas. Mga bulaklak nagkakanakawan yan, ano. Yung mga nakalagay lang, ingat-ingatan po ha. Baka mamaya paglingon nyo, saan yung nicho rito? Saan na? Baka naiuwi na. Maibenta pa. 10:33 ang oras po natin. Oras na yan, hatid sa ating lahat ng gulaman ni Arman. Mura na, marumi pa. At ganun din. Hatid sa atin ng samalabing habang tumatagal, lalong tumatabang. Di ba ano? Pero sa bagay, mura lang naman eh. Lima lang naman. So, if you just turn on your radio, welcome to the show. Ito po ang Yes Diaries, the Halloween Special. Again, tawag ka, 832-6165. Let's get back to more music with something from Diana. Sa special na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Kapal ng bol. Ang kapal ng bol. Matakot ka. Lumalago na sila. Ay! Yung bulaklak yun, packing tape naman na buhay naman ito.
Happy Halloween po mga kapwa. Naku, sa mga kapwa natin dyan na ngayon eh, nahihintakutan at nakakaranas ng kung ano-ano. Bahala ka. Basta gusto ko lang ipaalala sa'yo ngayong araw ng mga malapit na, ngayong undas, ano? Undas season. Gusto ko lang ipaalala sa'yo ng paulit-ulit na huwag kang ilingon. Huwag kang ilingon. Baka nandyan na siya. Hindi mo alam, may nakatingin na sa'yo. Siguro gutom yun. Hindi kayo pinakain yan. Hindi kayo pinakain yan sa kanila. Nandito po mga kapwa ang sa mga nakapakinig, ano, last September, ano, kung naalala mo yung kauna-unahang sulat na aking natanggap na padala ng magnanay, ano, oo. Andito po sila ngayon at good evening po dito sa kanila, kay Kuya. Oo, si Kuya may nakasukbit na ID sa kanyang damit. Sabi ng guard, no ID, no entry, di ba? Yan yung mga guard. May mga bisita po ako ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Simulan po natin ang orasyon maya-maya ng konti. Intayin po natin si Not-Not. Bumibili lang po ng sperma. Yung sperma, yung kandila. Ano? Oh, yan, speaking of kandila. Ayan, sa mga, hello po sa inyo. Ha? Sa mga bumibili ngayon ng kandila. Ayan, may hawak-hawak na kandila. Oh, magandang kandila, yung mga kandilang mahaba at mataba. Matagal maubos. Sa mga kabubuksan po ng radyo, patayin mo na. Ito po ang Halloween special ng Yes Diaries. Gagawin natin ito hanggang Friday, November 2. Ano? Gusto mo magpadala ng iyong creepy story? Padala po po yan doon po sa aking fan page. Ano po? facebook.com/chicoloco.yesfmmanila. Right? Para tapos ka magre-react ka o doon sa aking twitter.com/chicoloco_yesfm para ano tayo, para organize tayo, ha? Pwede rin po sa aming text line, YesFM space, Yes Diary space, your message, name and location, send to 2600. Tawag po sa akin, 832-6165. Again, it's 832-6165. Paliparan. Sa Cavite yan, di ba? Ano ba? O, alam kong Paliparan ay sa Cavite. Oo. Na ang kwento, the reason behind its name, hindi ko lang alam kung totoo, ha? Kasi ako po ay sa Tres Marinas nag-aral at nakakarinig ako ng mga storya. Kung bakit nga ba Paliparan? Kasi natanong ko yan, bakit nga ba Paliparan? Ang iniisip ko ay dati siyang ano, airport, ganun ba? Di ba? Parang yun yung naisip ko, di ba? Siyempre, Paliparan. Wala namang bus yung naandon, di ba? Sana lumipad yung bus, eh. Tapos, hindi ko alam kung tama itong nasagap ko lang na chismis, pero ibig kaya daw kasi Paliparan dahil parang ang idea doon daw sa lugar na yun ay madami daw sinasalvage na kung saan pinupugutan daw di umano ng ulo, diba? At doon tinatapon. So parang doon lumilipad yung mga ulo-ulo. So yun, ewan ko kung totoo man yun. Si Bernadette Buenavides, sabi niya, isa po ako sa mga taong laging hirap makatulog at laging madaling araw na nakakatulog. Kaya, pag di ako nakakatulog, agad ay nakikinig ako sa inyo. Matagal-tagal na rin po nangyari itong kwento ko. Kapag nasa Maynila ang mama ko, dun po ako lagi natutulog sa kwarto ng mama ko.
Eh, yung time po na yun, di po ako makatulog agad. Eh, Sunday yon. Wala naman po kayo tuwing Sunday, kaya hindi na ako nagbukas ng radio. Nag-sound trip na lang ako gamit yung cellphone ko. Hindi po ako naka-headset. Naka-loudspeaker po ako nung nagsa-sound trip. Pero di gaanong malakas. Eh medyo pang-senti po yung pinatutugtog ko nun. Nang biglang, may narinig po ako na parang sumasabay sa kanta na pinapatugtog ko. Hindi po yung mismong lyrics ang sinasabayan niya, kung hindi yung tunog lang ng kanta. Eh wala naman po akong ibang kasama sa bahay namin that time, saka madaling araw na po nung mga oras na yon. Medyo kinabahan po ako nung narinig ko yon, kaya tinigil ko na lang yung pagpapatugtog. Tapos tinext ko kaagad si Mama, mga ilang oras pa bago ako nakatulog. Tsaka meron pang isa. Etong time naman po na to, nasa bahay po ang Mama ko. Magkatabi lang po kami ng kwarto. Nakasanayan ko na po na hindi isarado yung pinto ng kwarto tuwing matutulog ako, para di gaanong madilim. Medyo maaga po ako nakatulog dahil sa pagod sa mga gawain. Bigla na lang po ako nagising, pero hindi ko alam kung bakit. Tapos parang may naaninag po ako na nakatayo sa tabi ng kama ko. Eh medyo madilim po. Nasa isip ko o iniisip ko na si Mama yon, kaya nagsalita ako. Ang sabi ko, "Bakit ka nandito, Ma?" Di naman sumagot. Tapos bigla akong kinabahan. Nagtakip po ako ng unan. Tapos bigla akong nakapa yung cellphone ko. Tinitignan ko o tinignan ko kung anong oras. Nakita ko na alas 3 pala ng umaga. Bigla ako lalong kinabahan, kasi naalala ko yung pinanood ko na Paranormal Activity. Tapos hindi ko na malayan na nakatulog na ulit ako. May maraming salamat. Ito po ay galing kay Bernadette Buenavides. Thank you so much for sharing this one. Mga kapwa, ito po ang Halloween special ng Yes Diaries. Kasama niyo pa rin po ako, Chico Loco, on the radio. And right now, mayroon po tayong caller na nag-aabang sa kabilang linya. Kausapin natin sa magandang gabi. Magandang gabi po. Ano ang kinaganda ng gabi? Ako po. Hindi. Yun. Sige. Ano pangalan mo? Deus po. Deus? Ito ba ay unang beses mo tumawag sa akin? Pangalawa po. Pangalawang beses. Kailan tayo unang nag-usap? February po. February. Oo. O teka lang, Deus, may nag-text dito, si Cheche nag-text nang yester, so palipara ng ulo, Chico, yun daw yung explanation nun. Dati kasing talahiban yun, tama ang impormasyon mo. Bago ka talaga, birthday ko now. Uy, happy birthday! Yan, Deus, kay Deus. Po. Taga saan ka? Taga Santa Ana po. Santa Ana, Manila, at ilang taong ka na? 14 po. 14 years old. Sige. Ang ikikwento mo sa amin, ano, sa'yo nangyari o kwento ng iba ito? Sa pinsan ko po. Pero nandoon ako nung nangyari. Kwento ng pinsan mo? Apo. Alright, sige. Kasi po, isang araw po yun. 10 pa lang po ako nun eh. Nagko-computer po ako. 10 years old ka pa lang nun? Apo. Ngayon, ilang ito ka nga? 14 po. 14, sige. Punta po sila dito sa bahay namin. Yung pinsan mo ilang taon na? Mga 8 lang po siya nun. Kasama pa po niya isa kong pinsan. Tuli na siya nun, di ba? Di ba? Di ba? Sige. Di po, yung isa ko pong pinsan, nakitulog lang po dito. Mga hapon po yun. Malayo ba bahay niya?
Malapit lang po. Dito po na, punta po lang po. Ano, tamad lang, ganun. Opo. Sige. O, nakitulog dyan. Opo. Okay. Tapos yung isa kong pinsan, makulit po. Ikaw din sobrang, naman din. Mas makulit sa kawan yun. Ah, sige. Sobrang ulit, tapos papanik-panik sa hagdanan. Eh, nasa taas ako nun. Nagko-computer pa ako. Okay. Eh, makulit nag-iingay, sinisigaw niya kung ano-ano. Si Davis, nanonood ng gano'n, pero hindi naman totoo. Yung isa mong pinsan yan? Yung 8 years old? Yung isa po tulog. Oo. Tapos, yun po, papanik-panik, tapos nag-iingay. Maya-maya po, nanood na lang po siya ng TV. Hindi naman yorn yan. Tapos ano? Wala. Nanood ng TV? Ano pinanood? Dora the Explorer. Hindi po nasa taas ako nun. Tapos maya-maya po, may narinig ako umiiyak. Tapos pocket sila dito ang dalawa ng pinsan ko. Okay. Yung pinsan ko naman, nag-ano ng mata kasi kakagising lang. Uwi na daw nila. Nag-tatanggal siguro ng muta. Makakala ko nagtatanggal ng mata, oh. Hindi. Kasi ano, tapos umalis na sila, alis na daw sila kasi may nakita daw yung pinsan ko. Ano daw? Ano oras na yan? Alas 4 pa lang nun eh. Nang umaga? Tanghali po. Alas 4 na ng tanghali. Hapon. Hapon wala. Umalis, sabi niya, ano daw, may nakita daw, ano, babae daw, sa hagdanan. May kumalapit daw sa kanya noon at paglingon niya daw. Kasi po yung TV namin, malapit lang po sa hagdanan. Di pagtingin niya po, ano, may babae daw nakatingin sa kanya, hindi niya daw makita yung mukha. Tapos, hindi kaya crush lang siya, no? Oo nga eh. Tapos yun, tapos dinescribe niya sa akin, dati may punta rito ang albularyo sa bahay. Ba't nakitulog din yung albularyo? Hindi po, dinescribe niya po yung ano, pinakikita niya. Oh, pero hindi, bakit may pumuntang albularyo sa inyo? Kasi po, nalimutan ko, may nagkasakit po. Okay, pero sa bagay, bata ka pa na. Ano? Bagong nalipat po kasi kami ng albularyo. Okay. Tas, so, dinescribe niya? Yung dinescribe niya, ganun yung dinescribe nung pinsan ko na nakita niya. Ano ang description? Matangkad daw na babae, tapos mahaba buhok, pero hindi niya daw nakikita yung mukha. Maputi ba? Naguguluta tayo? Maputi lang daw, matangkad. Maputi, parang labang ano, labang, labang tide. Hindi, Ariel ata eh. Ariel. Tapos yun po. Tapos yung, meron pa po ang isang kuwento eh. Ito, napanaginipan lang po ng ate ko. Ano po, parang doppelganger. 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 Doppelganger, ganun. Opo. Oh, ito doppelganger yung, ko. Oh, ito yung parang nanggagaya, ganun. Opo. Oh, so ano nangyari? Kumakain daw po kami nun. Okay. Bigla daw pong may bumaba na ako. So, kasama ka sa kumakain? Opo. Panaginipan niya lang po. Ah, okay. Sige. Tapos, sa panaginip niya kumakain kayo. Opo. Tapos, may bumaba. Opo. Sa kisame? Sa hagdanan po, naglalakad. Sa hagdanan? Opo. Ang bumaba ay ikaw? Opo, ako daw po. Eh, kumakain ka rin? Opo. Oh, so wow, tatasking ka ha? Oh. Tapos ano, bumaba na. Ma-hire nga kita, Tek. Oh. Edi, nagkasalubong kami. Tapos, yun, bigla daw punta sa sala. Hindi kayo nag-kiss, gano'n? Hindi po, sayang nga eh. Sayang? Pogi pa naman yun. Oo nga. Eh ano, Diyos yun, nagising na yung ate ko. Kinuwento sa'yo? Opo. Doon ko lang siya nakita nagseryoso eh. Ganun, makiri ba si ate? Hindi naman. Okay, so ikaw, wala kang personal experience. Ano lang? Mga ganyan-ganyan. Natry kong panaginip lang eh. Oo. Sige, mamaya try mo, ha? Sige. Tapos balitaan mo kami. Email mo kami kung anong resulta. Twitter na lang. Sa Twitter? Ah, sige, sa Twitter, ha? Sige. Alright. Deus, yun lang. Isashare mo? Opo. Okay, thank you so much for calling. Salamat po. There you go. Si Deus po ng Santa Ana, Manila. Do you have any stories? Yes, facebook.com/chicoloco.tsfmmanila. Aha. Ito po ay pinadala ni Jen Medina. Sabi niya, spooky ka talaga, Chico. Spooky ka rin. My spooky story is long time ago nung nag-rent kami ng apartment. It's my
aunt's apartment ng aunt, okay. Okay, okay. Sige. Nag-rent kami ng apartment ng ex-hubby ko. Yun ay apartment ng auntie daw nila. Wala siya nung araw na yon, yung husband ko. Then, nakahiga ako, nakatulog. Then suddenly, parang nagising ako nang may katabi na naka-white. At nung nagmulat ako ng mata, nakatayo na siya sa bedside ko. Alam ko gising ako at hindi ako nananaginip. Then nag-pray na lang ako ng paulit-ulit. Then dumating yung ex-hubby ko. Bahingay mo. Dumating yung ex-hubby ko. At noon, nagbukas siya ng ilaw. Parang napaiyak ako sa takot. Naalala ko, nasa bed na yon. Doon pala, binihisan ang tsuhin kong namatay. A few months ago. And that night, dinalaw niya ako sa panaginip ko. At may pinapakuha siyang mga papers na hindi ko alam kung para saan. Yung sabi niya, yun. Tapos, naikwento ko na lang sa relatives ko. The end. Pero hindi ko na makalimutan yung time na yon. Kaya tuwing Halloween, yun ang naaalala ko. Besides, Halloween is my spooky birthday too. So ganun ka-special tong araw na mga dedo para sa akin at para sa paborito kong tiyo. Rest in peace po. Sa mga may birthday po ngayon, happy, happy birthday sa inyo, ano? Si Jasper James Rojales sa Twitter, sabi niya, Kuya Chico, sa alumni hall ba yung sinasabi mo malapit sa gate 2? O, malamang taga DLSU din to. DLSU din. O, yun niya yun. Nako, nakakatakot na magpunta doon. Lagot kayo. Oo, nalala ko lang din talaga. Did you know that when you wake up 2 a.m. or 3 a.m. without any reason, there's an 80% possibility that is someone is staring at you? Ooh, really now? Yes, FM, space, yes, diary, space, your message, name and location. Send to 2600. Naranasan ko din yan, Kuya Chico, na bigla ako magigising at hindi ako makagalaw kahit na isang daliri, hindi ko maigalaw. Ang weird at natatakot ako na iniisip ko na sana kahit madanggi ako ng kapatid ko para gumalaw ang katawan ko. Napansin ko din na tanging mga kilay ko lang ang naigagalaw ko. Buti ka nga kahit kilay mo nagalaw. Tapos buong mukha na. Oh. Pagtagal, nakagalaw din ako. At naghabol ng hininga ako. Sabi daw, may nakadagan sa'yo kaya di ka makagalaw. May padagandagan na yan. Sabi ni Kirk Troy, Bahia of Santa Rosa, Laguna. But you know what? Sabi nila, no? Some says na meron daw scientific explanation yung mga ganyan. Diba?
I forgot. Meron silang tawag dyan, ano? Let me see. Ano ngayon? Kung may alam sa inyong ganyan, could you please shed some light? Yung ganon, yung tulog ka tapos parang bigla ka magigising, di mo magalaw yung katawan mo. Sabi kasi nila eh, alam ko may meron silang scientific daw na explanation dito. At parang hindi daw ito isang parang paranormal na event. Hi, kakatakot ang programa, ka-addict. Sana isang buwan na lang ang kwento natin sa takutan. Huwag naman masyado. Baka pati ako di ko na rin kayaanin. Baka ayoko. MAC at twitter.com/chicolongco_sfm. Okay, Chico, ibahin mo na lang ang background music mo. Nakakatakot, sabi ni JB ng Tagig. Kaya nga Halloween special. Ang gusto mong background ko, salala. Salala in the morning run. Ganun. Ako tol, Chico, experience ko yung sarado yung bahay namin at walang tao sa loob. Pero may narinig ako na maliit na boses. Tapos pagbukas ko ng pintuan, may maliliit na nilalang na parang itim? Ano mga nakakapa na itim? Siguro lima yon na nilalang at nagtalunan sila sa salamin namin. Alam nyo ba kung bakit daw ang mga duwende ay... Sabi nila yung mga duwende daw, may mga tumatawa lagi pag sa mga pelikula naririnig natin. Ano, lagi silang hagikik na hagikik, di ba? Ganyan sila eh. Alam nyo daw ba kung bakit? Tapos kasi di ba usually daw nasa damuhan daw sila. Kasi daw, habang naglalakad daw sila, sumasanggi daw yung damo daw. Nakikiliti daw yung... Hindi ko alam. Anyway, tignan natin dito. Dito sabi sa... May kwento dito. Nakatakot ba? Ito daw, kinuwento po ito ng pinsan ko sa akin. Yung lola ko po at yung pinsan ko, naiwan silang dalawa sa bahay sa Bulacan. Natulog silang dalawa sa double deck. At yung lola ko po ay sa baba at yung pinsan ko sa taas. Mga hapon po iyon, may alaga po silang pusa. Bigla po yung pumasok sa kwarto nila. Tapos may salamin sa tabi ng pinto. Bigla pong tumingin yung pusa at nagmiyaw. Malamang. Kuya, matakot kapag nag-arf. Okay, yung pusa niya. Biglang nag-split yung pusa. Bigla pong tumingin yung pusa at nagmiyaw na parang may kausap sa salamin. Natakot po sila noon at yun po, sabi ng lola ko, huwag na daw po pansinin dahil hindi naman sila ginagalaw. Tanong ko lang po kay Not-Not na Panot, totoo po ba ang San Telmo? May stories din po ako naririnig tungkol doon. San Telmo, di ba? If I'm not mistaken, yan ba yung bolang apoy? Tama? Ball of fire daw, ano? Na kadalasan, hindi lang yata sa mga probinsya, pero madalas daw sa probinsya nangyayari yan, ano? Oh, yung mga kasama ko dito is from Bicol, ano, Naga. Doon ba meron din bang mga... Sa bagay, syudad naman ang Naga kasi, ano? Pero may part din doon na Liblib, ano? At oo, naalala ko, may mga kamag-anak kami doon.
Aha. Uy, maraming salamat sa mga nagpapadala ng ano ng stories nila. Thank you so much. Mga nag-ano dito, feeling daw nila Korean daw nanay ko. Ano ba? Ang dami-dami, alam mo. Ito lang, just recently, diba, nakwento ko nga na ako ay nabigyan ni Christine Dera ng Love Radio ng tuta kasi nga gusto ko na magkatuta. So, natupad ang aking hiling at ako, nagkatuta na ako sa wakas. Ang sarap pala magkatuta. Kasi syempre, di ba, alagaan mo yun. Di ba? Ending, mas magastos pa sa akin. Nakainis. Si Chuchu, yung pangalan ng tuta ko. Si Chuchu! I miss you, Chuchu! So, yun. Isang araw, kami, kaming pamilya, nandito pa si ano yan, kailan nga ba yun? Ay, hindi, oh, nakaalis na pala sila Aling Elsie nun. Basta, kami ay umalis lang, at saglit lang naman din, hindi naman kami buong araw. Pero hapon na rin kami nakauwi, umaga kami umalis. Si yung aso namin na si Chuchu ay iniligay na lang namin sa kulungan. Tapos may pagkain na lang din doon, ano. Doon sa loob ng bahay, nasa salas. Okay? Pag-uwi namin, kasi syempre nakasarado 'yon. Nakasarado yung kulungan ng aso. Wala namang lock, wala namang kandado, pero may hook kasi 'yon eh. 'Di ba? Pagka bubuksan mo yung buo, yung parang pintuan niya, yung isang side nung kulungan, may hook 'yon na hindi naman pwedeng matanggal nung aso. Unless tao 'yon tas naging aso. At alam niya yung mga bagay na ganoon, 'di ba? Hindi naman siguro ganoon ka. Hindi niya pa mabubuksan, parang imposible na mabuksan niya 'yon. Hindi pa niya abot. 'Di ba? Hindi niya kaya eh. Basta hindi niya kaya, huwag nga kayo nangingiyan. Kwento ko to. Alam kayo. So yun, pagbalik namin, di, alam niya, narinig niya na dumating na kami, so, nag-iingay na siya. Tumatahol na. Nakakandado yung pintuan. To our surprise, pagbukas namin ng pintuan, si Chuchu, na andun sa may pintuan. Ibig sabihin, nakawala. Nakakawala siya dun sa kulungan. Diba? Ang naalala lang namin, nung pag-alis namin, alam niya kasing iwanan siya. Diba? May isip din, may mga aso. Maingay siya, sobrang ingay niya. Nakakaawa lang, pero syempre, hindi namin siya pwede kasing maisama nun eh. So, ayun, alam yung kinalabutan kaming lahat. Yung auntie ko, yung si Iping Negro, yung kapatid ko, ganyan. Tapos, I just realized na, okay, kasi sa bahay namin, I don't know if you guys, believe. Ako eh, hindi naman ako namimilit. Ang mga, kanya-kanya naman tayo ng belief, ano. Pero marami ang nagsasabi, marami ang nagpupunta ng mga marurunong sa gantong bagay, ano, yung mga manggagamot, na, at yung, meron din akong friend, okay, may schoolmate din ako, naging classmate ko din, sa isang subject, yung parang may, parang ganyan, ano, parang may gift siya. And, the one time, pagpunta niya ng bahay namin, she told me, na, alam mo, hindi lang kayo ang nakatira dyan, ano. Sabi niya. Tapos, sabi ko, oo, parang aware naman kami doon. Aware naman kami doon. Kasi simula bata ako, may mga ganyang pangyayari. Yung hanapin ko yung suklay. Galit na ako, wala yung suklay. Pero kasi, diba, pag sa'yo yun, alam mo kung saan mo nakalag. Alam mo kung saan mo inilagay. Diba? Kung itinapon mo man yun, bara-bara ka. Alam mo kung saan mo itinapon. Diba? Alam mo kung saan babalikan. Pero most of the time, may mga gamit na nawawala. And then, kapag hindi mo na siya kailangan, or pag umalis ka na, pagbalik mo na, andun siya kung saan mo sa dapat kuhain, di ba? Oo. Eh, minsan, hindi naman pwedeng pinagtripan lang ako ni Ipe kasi, alam mo, pagtripan ako ng nanay ko si Aling Elsie. Eh, inis na nga siya, kakahanap ko, di ba? Kasi,
nagwawala ako doon. Asan na yung suklay ko? Ate, diba? Pa-gel-gel pa kasi dati. Oh, parang ano. May wax-wax na yan. Brazilian wax. So yun, may mga manggagamot na nagsasabi yan daw. Meron daw, meron daw kasing binabantayan doon sa bahay namin. Eh, hindi ko na inalam, pero yun daw yun. May something daw na binabantayan. I don't know kung ano yung binabantayan. Pero sabi nila, yun nga lang, hindi nga lang daw kami yung naandoon. And long before kami tumira doon, nakatayo na sa likuran ng bahay namin yung isang malaking puno ng mangga. Meron kaming puno ng mangga. Indian mangga. Gusto mo ba? Indian mangga. Oh, may nag-text dito. Ang tawag doon daw ay sleep paralysis. Oo, sleep paralysis daw ang tawag doon. Sabi ni Ferdinand. Hoy, Ferdinand. Oo, yung hindi ka makagalaw. Oo, yun daw yung ibig sabihin. So, yun. Naalala ko lang yun na iniisip namin, hala, baka binuksan. Kasi ang ingay ng aso eh. So, sabi ko, baka naingayan sila. Binuksan na lang. Sige na nga, lumaya ka na. Natuwa lang. Ang galing na, may mga bagay na, ganun, ang hirap-hirap ipaliwanag, ang hirap i-explain, ang hirap paniwalaan. Again, if in case you just turned on your radio, welcome to the show. Halloween special po ng Yes Diaries with yours truly, Chico Loco, on the radio. Si Angel Faith, paano po ako makakaihi, Kuya Chico? Ano, bitbitin kita? Tayo-tayo din. Kamote, di na ako makatayo sa akin nalalagyan ko. Kamote talaga. Nakakatakot sa baba. Ako, pagka may mga nagtatanong, ikaw ba na may kumbaga sabi nila, bukas ba yung third eye mo? Sabi nila, lahat daw po tayo may third eye na tinatawag. Diba? Kaya lang, yung iba daw parang hindi... Parang hindi activated, ganyan. Parang may code, mag-register ka pa ata. Mag-register ka pa ata, tapos maghihintay ka ng 24 hours para activation. Ano. So mag-maintain ka ng ano, ng piso. Hindi ko alam kung ano yung keyword. Sabi nila ganun nga daw yun, pero... Sa iba daw, bukas na bukas, ano, yun yung active na nakakita sila. And sa iba naman daw, hindi. So, third eye daw, kasi ako wala naman ako masyadong alam dyan. Third eye daw yung gumagana sa'yo. Kapag, for example, yung may bigla ka naramdaman, yung bigla daw tumayo yung balahibo mo. Lalo na daw pag sa batok, di ba? Usually sa likuran daw yan, na mararamdaman mo daw yun. Kasi ako, balbon ako, laging nakatayo yung balahibo ko sa braso. Ano, lagi akong, ano? Lagi may mumu. Di naman siguro, di ba? So, pero there are times, and that to share with you guys, isang beses, ako ay, tanghali noon, at, dito yun eh, sa office. Dito talaga yun eh. So, pang umaga pa ako noon. So, nagtatawanan kami dito kasi we are having lunch, ano, kumakain kami ng tanghalian, sama-sama kami. Nagtatawanan, nagbibiroan, and nag-CR ako. Hanggang sa CR, ako kasi yung tao na ano eh, alam mo yung hindi makamove on. Alam mo yung isang linggo na yung tinatawanan, hindi pa rin ako makamove on. Kaya nakakahiya akong isama sa ano. Minsan sa sinihan, yung tipong tapos na yung tawanan portion ako, hindi pa... Tumatawa pa rin ako. Okay, diwag. Ngayon, nung nasa CR ako, walang tao. Walang ibang tao. Time. Tao, wala. Walang tao. Kasi di ba, mararamdaman mo naman kung may gumagamit, di ba, yung kumakaluskos, di ba? Kahit konti, means may gumaganon-ganon pa. May sumisipol-sipol. May mga umiiri-iri minsan.
Ganyan. May mga nagbabasa ng dyaryo. Eba, may mga nagte-text habang nasa CR, di ba? So, wala. Tahimik talaga. Yung nakakabingin katahimikan, ganun ka. Wala. Nung time na yon nakapatay pa yung exos. Diba? Hindi ko alam kung sino ba yung matalinong nagpatay. Banyo kasi yun eh. Pumunta ako sa isang cubic. Tatlo yung cubicle. Okay. May urinal, dalawa. And then katabi nun, may tatlong cubicle. Doon ako sa pangalawa. So, jumijingle ako ngayon. Nakabukas lang yung pintuan. Eh, nakatalikod naman ako. Para pag kami tumawag sa akin, naharap ako. Papasirit ko na lang sa akin. Horror ba? Oo nga. So, jumijingle ako. So, tapos nakangiti pa rin ako. Alam mo, nasa isip ko pa rin, nagtatawa na kami yung topic na pinag-uusapan namin. When suddenly, naramdaman ko may dumaan sa likod ko. Dumaan siya ng mabilis. Diba parang, bakit? Ano yan? Diba, ganyan eh. Yung feeling na pagdaan niya agad-agad, tumayo yung mga balahibo mo sa likuran, sa batok. Yung tipong, teka lang, pwede siguro na sabihin nila baka imagination mo lang kasi yung mga ganun, ano? Kung siguro, halimbawa, ganito, kakwentuhan tayo ng ganito, tapos mararamdaman mo yun, pwedeng ganun kasi, di ba? Psychological effect, di ba, na nasa isip mo siya. So, yun yung akala mo lang na ini-imagine mo lang siya na nangyayari siya. Diba? Parang ganun eh. Pero that time, how could you explain na kami nagtatawanan kami? Di ba? Ang sasaya ko, tanghaling tapat, lunchtime, tapos may dadaan, kikilabutan ka. Di ba? Ayun, inuento ko sa kanila yun. Yung mga babae, nagpapasama sa CR. Ano, papunasan kita? Mga babae sila, Robin Sena. Samahan mo ko eh. Ganyan. Nalala ko. Kaya tanongin mo sa kanila. Si Mark Timothy Tan, o yung kanina daw, sleep paralysis po ang tawag doon. Sa gising ang diwa mo, ngunit hindi mo magalaw ang katawan mo. Anyway, sige. More stories! Sabi dito, i-share ko lang, ito ay galing kay Torch, CJ, i-share ko lang nang minsan, nakatambay kami ng kaibigan ko sa may labas ng bahay nila. Eh, yung oras na yon, nag-o-open ng problema ang friend ko at binigyan ko lang ng payo. Sa hindi maipaliwanag ng dahilan, napatingin ako sa bintana ng kapitbahay nila. May napansin akong maputing bagay. Una, hindi ko pinansin, pero nang matitigan ko, nagulat at super duper ako natakot sa aking nakita. Yan ka na naman ah. Naan mo nga lang yung ganyan. Nagulat ako sa aking nakita. May nakadungaw kasing isang babae na maikli at ang buhok. At wala itong mukha. Sa takot ay nagtatakbo ako pa uwi na walang pasabi. Grabe, kakatakot talaga. Oy Torch, thank you so much. Thank you so much for sharing your story. Kayo, baka meron kayong ano dyan ha? Baka meron kayong gustong i-share ngayong gabing ito. Please do so. At I just wanna remind you guys, ngayong gabi na to, bilang malapit na mag 12 midnight, gusto ko lang ipaalala sa inyo na
dapat ba nanghingi alam kay kung gusto ko lumingon? No? Ilaw po sa inyo. Okay, before we play more songs, magandang gabi, Kuya Chico. Hindi ko alam kung saan ba dapat mag-share, kaya dito na lang. Tama naman, dito na. Correct naman. Sana mabasa mo to. Ito na, binabasa ko na, Kuya. Ito pala ay galing kay Jazrin Tabale. Hindi tungkol sa akin ang ikikwento ko. This is a story of my friend Brian. Hindi siya naniniwala sa mga multo, kaya I'm sure na hindi ito imbento. Nangyari daw ito way back 2006. Mayroon silang grupo sa high school at ang grupong yon ay natripan matulog sa school kasama ang isang teacher na close nila. Nay, ano kaya yun? Ano kayang gagawin dun? Okay. 1 week daw nila itong gagawin. Hulaan ko. Walang pambayad ng renta yung teacher. Hindi, joke lang. 1 week daw nila itong gagawin. Hindi ko alam ang detalye kung bakit ganoon ang trip nila. Nung first night, wala naman daw kakaibang nangyari. Kasi hindi naman daw sila natulog. Kwentuhan lang magdamag. Nung second night, around 1:30 a.m., napagdesisyonan nilang matulog na dahil sa antok. Sa koridor ng bagong building. Sa koridor ng bagong building. Doon sila natulog. Naglatag sila ng folding bed sa kahabaan ng koridor. Ganito ang structure ng building. Dalawang room sa baba. Then, sa right side, may hagdan. Then, dalawang room sa taas. Madami sila noon, kaya naman napuno ang koridor. Kuya Chico, iisang linya lang ng folding bed ang nakalatag mula sa first room from left side hanggang sa tapat ng second room na may katabing hagdan. Pakibigyan nga ng tubig to, nauuhaw po itong babaeng. Nagkataon na siya ang pangalawang tao na nakahiga mula sa hagdan. Tulog na ang lahat. For some strange reason, Kuya Chico, hindi siya makatulog. Kaya naman, kinukulit niya yung katabi niya na malapit sa hagdan. Nang biglang may lumagabog sa second floor. Rinig nila ang bawat hakbang. Ay, mali. Nauna ako. Sorry. Tama naman. Ano nga yun? Ika lang nawala ako. Asan na ba yun? Ito. Ayun. Ang layo na nilaktawan ko. Shhh, kumaingay. Nang bigla may lumagabog sa second floor. Para daw napakalaking bato sa binagsak sa sahig ng second floor. Ang lakas ng tunog. Pero walang nagising miski isa sa mga kasama niya. At naulit pa ito ng dalawang beses. Ay nako, hayang ka na naman ha. Sino bang nanay nito? Pakikuha. Nung oras na yon, ay nagising na ang katabi niya na malapit sa hagdan.
Natakot sila pareho. At nag-split sila. Hindi, joke. Natakot silang pareho. Pero syempre, dahil hindi naniniwala ang kaibigan ko sa mga multo, inisip niya na baka pusa lang yon. Laki naman pusa. No, kinakain ng pusa, graba, ganun. Okay. Inisip niya na baka pusa lang yon. Minutes later, habang nagkikwentuhan sila, nang katabi niya ay may parang malaking paa na humahakbang sa second floor. Mga size 20, gano'n. Rinig nila ang bawat hakbang mula sa ibaba. Dahan-dahan itong daw, dahan-dahan daw itong nahakbang papalapit sa hagdanan. That time, nagtalukbong na daw sila dalawa ng kumot. Nang bigla daw, nanakbo pababa ang hakbang na naririnig nila hanggang sa tumigil ito sa tapat ng paa nila. Baho mo yung burnal. Diri. Diyo. Kasabay nito ang malakas na pagsigaw ng nilang dalawa. Pero nung time na tumapat ang ano ba, hindi ka patapos? Pero nung time na tumapat ang hakbang sa paa nila, e biglang umulan ng napakalakas at nagumising sa lahat. Mula noon, hindi na daw siya natulog doon sa school na yon. Hanggang ngayon ay wala pa din siyang paliwanag tungkol sa nangyari. Idol Chico, sana mabasa mo mamaya tong kwento ko. Totoo to, kahit orasunan pa ako ni Not-Not, packing tape. Si Jasrin Tabali, maraming salamat at sabi more power daw. More power ka rin. Sabi dito, si Jocelyn Manalo, grabe, nagsosolo pa man din ako. Nyay, nagsosolo. Nagsosolo pa man din ako dito sa kwarto ko. Sabi niya. Pero alam mo, minsan ako naniniwala na sa iba ha, for some, ito ay ano lang eh, yung iba bunga ng imagination, lalo na dun sa mga sobrang matatakot eh, ano. Magkakwentuhan sila nakakatakot, tapos biglang ano, may nakita ako. Diba? Tinatakot yung mga sarili na, ewan ko sa kanila. Natatakot ka na ba? Alam ko na iihi ka na. Iihi na. Punta ka dun sa CR nyo. Eh yung dadaanan mo pa naman papunta sa CR, medyo ano oras na oh? Mag 12 na. Naku, madilim na. Alam mo yung feeling na may sumusunod sa'yo. Sakit sa tinga. Anyway, guys, if you have any story that you wanna share to us, ano, mga story ng kababalaghan, please do so sa aking pong Facebook fanpage, facebook.com/chicoloco.yesfmmanila. Mag-react po sa aking Twitter, twitter.com/chicoloco_yesfm. Oh, si Angelica, sabi, mga sound effects mo, nakakataat ng balahibo. Talaga, tumaat balahibo mo.
Si Cyrus Barber, oh, bago ka kahit creeping stories pag ikaw nagbabasa, nagmumukhang comedy. Hindi kaya. Loko ka. Iyan po si Lola Kerps nung kabataan niya. Mm. Aha. May double ganger nga. Oh. Mukhang ikaw yung nakita kong pumasok sa CR namin, Chos. Lolo mo, Chos. Anyway, sige. Tawag ka sa akin 8326165. Again, it's 8326165. Let's see if we could squeeze in 2 or 3 more callers, ano? Ito po ang Halloween special ng Yes Diaries. Kasama niyo pa rin po ako, Chico Longco, on the radio. At good evening po, mag-good morning na, no, sa mga bagong pasok, mga bago pala to. Hello po. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo lahat, ano? Para kami United Nations dito. Iba-iba na, para iba-iba ng lahi. Good evening kay Kuya na. Kumusta man ang cleavage mo, Kuya? Sige. O ano? Takot ka na, no? May momo! May momo! May momo! Pero tandaan mo lang, ako eh, gusto ko lang i-remind kayo sa mga oras na to, lalo na kung mag-isa ka na lang dyan or lahat na sila tulog, ano, medyo madilim na dyan, medyo steady mo lang yung paningin mo at huwag kang kukurap. At saka isa pa, mahalaga na... Bakit naman? Diba? Ay, kung na... Ayusin mo yung strap ng bra. Kaya, iwalilingon din. 11:58 ang oras natin. Oras din natin sa ating lahat. Nangalmura na, sang hirap maghugas. At ganoon din natin sa ating lahat. O, inom-inom kayo ha. O, eh, bilang mabait ang sponsor namin, ang oras po natin ngayon ay hatid sa ating... Actually, ang Yes Diary Halloween Special ay talagang hatid sa atin ng gulaman po ni Arman. Mura na, marumi pa. Bili po kayo. 11:59, let's move on with more of the music. This time, coming in from Mr. Pure Energy himself, Gary V. But this time, with not so much energy. Kasi love song ito. And a song called Sana Maulit Mo. Isa pa sa pakin na kita. Takot na ako eh. Good morning everyone. Good morning mga kapwa. Ito po ang Stories on Yes... Stories on Yes Diaries. Ito po ang Yes Diaries, the Halloween special. And you still got me on your radio. Ako po si Chico Longco. At naku, maraming salamat po ha, sa mga nag-share na kanilang mga stories. Sa mga nag-react, thank you. Thank you so much. Keep your stories coming in sa aking fan page. It's facebook.com/chicoloco.yesfm Manila. Don't you guys worry kung sakaling hindi ko mabasa, ano? Ibabrowse ko naman yan at ma-share natin tomorrow. Until Friday natin ito gagawin, ano? November 1, of course, ngayon na yun. At November 2, Friday, ito po, hanggang yun po ang tulong katapusan na ating stories, stories? Kasi parang mga story. Ating Halloween special ng Yes Diaries. And later on, I'll be having a special guest for tonight, this morning, para sa episode ng show na ito. Sabi ko sa inyo, meron akong, di ba binabanggit ko palang sasabi ko sana, meron akong makausap na official person siguro or how do you say it, yung mas may knowledge na sa mga ganito to talk about things and you could actually ask questions, ano, later on mamaya gagawin natin yan, ano. Good morning po sa inyo lahat sa mga kabubukas lang ng radyo.
Pakipatay na po, pakipatay na please ngayon na mismo. Wala na kaming buto. May nag-iingay na naman rito. Kaya mong gawin yun. Naalala mo yung The Grudge? Siya yun. Eh, nag-text siya sa akin, sabi niya, pwede ba ako sa show mo? Aha. Follow me on Twitter, twitter.com/chicolonco_ESFM. Text me up, ESFM space, yes, diary space, your message. Name, location, send to 2600. Si Carlo Jaime. Tama ba? Carlo Jaime ng Makati City says, Kuya Chico, stand lang po tayo sa faith kay God. Tama, ano? Kuya Chico, bakit ba ako nagiging kuya ng bayan? Bago ka rin. Pero relate ako sa sinabi mo na magising ng madaling araw. May tanong lang po ako. Sino po ba yung ganun. Sabi niya dito. Parang undi na sinisinok daw, sabi niya. Talaga. Hindi ko alam yun. Sabi ni Franz Pogi ng Tondo, Manila. Anyway, here are some of the stories na and experiences ng ilan sa mga kapwa natin na pinadala sa Facebook fanpage na facebook.com/chicoloco.esfmmanila. At ito ay galing kay Fearless Gara. At sabi niya, last 2 years, yung asawa ko naman sa cellphone, nag-video sa akin habang nanonood ako ng Mel and Joey. Oy, sa 7 yan, ano? Kumakanta ako ng kanta ng Carpenters. Hehe, parang adik lang. Anong kanta ng Carpenters? I fell in love. Ganyan ba yan? Tapos, pinlay niya yung video. Tapos, may nakita siya. Seconds, kumiliti sa kilikili ko na kamay nung nakamay. So, may kumiliti daw sa kilikili niya nakamay. Nung in-stop namin, tsaka zinoom, ayun, kalansay siya na medyo blurred. Tapos mahaba ang kuko niya na black. Baka may cutix, gano'n. May parang band-aid sa gitna. Okay. Di ko rin naramdaman yun. Nung napanood na namin, dun na lang ako kinilabutan. Pero sanay na rin ako dahil lagi naman pag di picture sa video sumasama. Okay. Baka narcissist yung ano, yung mumu. Anyway, thank you so much kay Fearless. Ano? Kay Richard de la Cruz Caragay, ito po yung kwento. Nangyari po ito mga August 2012 sa boarding house po namin. Kami na mga classmate ko ay nagre-review for board exam sa ECE. Electronics and Communications Engineer. No? Marami po kaming nakikita. Siyempre, bago pa lang po kami doon. Nung gabi na yon, yung girlfriend po ng classmate ko ay kasama namin sa bahay. Nag-sleepwalk po siya ng mga bandang mga madaling araw. Akala po ng classmate ko, iihi lang. Tapos bigla daw, lumiko. Papunta ng pintuan.
palabas. Buti na lang, napigilan ang classmate ko. Tapos nung umaga, kunento sa amin kung bakit siya nag-sleepwalk. Sinasama daw po siya ng kaibigan niya na patay na po. Kaya daw po siya sumama kasi yung ibang mga kasamahan ko sa boarding house ay nauna na po. Tapos yun, buti po napigilan siya ng classmate ko. Tapos, nang meron ulit siyang napanaginipan. Meron ulit siyang napanaginipan at binangungot po siya. Ginising pa nga siya kasi umiiyak po siya ng malakas kaya natakot po kami. Napanaginipan niya daw na nasa kabaong siya at naliligiran ng mga pugot na ulo, puto lang kamay, may mga naagda sa tao at nakakatakot po talaga. Thank you so much kay Richard De La Cruz for sharing this one. And before we proceed to our last caller for this morning, ito naman ay padala ni Clariver. Is this correct? Clariver Oribiada. Kuya Chico, heto po yung story ko. Nagkaroon po kami ng retreat sa Baguio, sa teacher's camp. Kami natulog in 2 nights and 3 days sa second floor. Uy, oo nga, no? Teacher's camp sa Baguio. Pagka nanonood tayo ng mga Halloween special, ito'y laging pinupuntahan. Ito'y laging may istorya, no? Yung unang gabi namin, bales, 6 kami sa kwarto. Puro girls. Ako yung unang nakatulog sa sobrang pagod. Pagpatak ng 12 midnight. Biglang may narinig ang mga tropa ko sa third floor. As in, kinakalampag yung sahig ng third floor kasi gawa sa kahoy lang yung floor doon. Ang narinig nila, naghahatakan ng upuan, cabinet, tapos may narinig pa silang naglalakad na may kadena. May kadena sa paa. Alam po namin walang tao sa third floor dahil kaming 100 nursing students lang nagre-retreat ng araw na yon sa teacher's camp. Bali, ground floor and second floor lang ang okupado namin. Ang third floor, bakante po siya. Pinakiramdaman muna ng mga barkada ko yung ingay na nagmumula sa third floor. Nung hindi na natiis, ayun, lumabas na sila ng room. Muntik pa nga ako iwan nila, pero ginising na lang ako. Nagsumbong kami sa guard na naka-duty ng gabi na yon. Sabi, wag na lang daw namin pansinin. Bumalik na kami sa kwarto na takot na takot. Pagpatak ng 3 a.m., nag-ingay ulit ang third floor. As in, maingay talaga. Maingay talaga ng mga gamit. Pati nga po yung bintana, nagkakalampagan din. Pero wala namang hangin. Pagkagising namin ng umaga, biglang kumatok yung kabilang kwarto sa room na namin. Nagsisigawan ng mga classmate ko, puntahan daw namin yung kwarto nila. Nung puntahan namin, may nakita kaming sulat sa bintana nila. Pangalan ng babae at lalaki. Nakasulat siya sa hamog
ng bintana at maya-maya, nawala na yung sulat nang unti-unting nagtaka kami. Nagtaka kami lahat. Papaanong nagkaroon ng sulat doon? Nasa second floor kami. Then, pagdating ng gabi, yung isa kong classmate, nagsuklay siya sa harap ng bintana. Nung napatitig siya sa bintana, may nakikita siyang sulat na kung ano-ano at may nakalagay pang word na sanib. At nagtakbuhan kami papalabas. Thank you so much kay Clariver Oribiada for sharing that one. Si Carla, oy, my friend Carla texted me at sabi niya, share ko lang, last Monday, naghahanap ng witch hat yung pinsan ko for their costume party sa office. Out of nowhere, may nahanap si mama na witch hat. Binigay niya yon sa pinsan ko. Pero may ginagawa na pala siya na may ginagawa na pala siya na witch hat nun. Ang tulis ng hat na ginawa ng pinsan ko, kinagabihan, sumakit yung tiyan ng kapatid ng pinsan ko. Akala nila simpleng sakit lang, kaso after 20 minutes, naging extreme na yung pain na naiyak na yung pinsan ko. Dinala nila yung kapatid ng pinsan ko sa ospital at ang findings ng doktor, suspected appendicitis. Pero nung umaga, nawala. May mga ganun, ano? May mga times na yung iba nagkakasakit and then of course upunta sa medical doctor to have check up, ano? Pero well, I don't know if you guys believe in this, ano? At ako naman, sabi ko nga kanina, wala naman akong pinapuwersa, ano? Wala naman akong pinipilit na maniwala, ano? Kanya-kanya naman yan. Pero may nakapagsabi sa akin, okay, meron ako nakausap. Kasi minsan ako, may interesado ako sa mga ganyang bagay. May nakausap ako. At ang sabi nila, ang sakit daw ng, pag tayo daw mga, tayong tao, nagkakasakit daw tayo, it's not always yung medical, parang ganon, or yung physical. Sabi niya, ang pagkakapaliwanag niya, ang sakit daw ng tao ay dalawa daw. Yung medical, okay, yung sa physical and spiritual daw. So, kapag ang sakit daw ng tao is, yun nga, yun sa kailangan ng medical attention, of course, kailangan mo pumunta sa doktor, sila yung makakagamot niyan. Pero kung spiritual daw, ang sakit ng tao, and parang yung ang term niya ng spiritual is, hindi yung spiritual na yung sa religious, ha? Ang hirap i-explain. Maya, tanong ko sa special guest ko yan. Sabi nila, pag yun daw spiritual, kahit na anong gawin ng medical, wala daw yun. Hindi daw gagaling. Di ba? Wala. Hindi daw talaga. Okay, ito, sabi niya, may continuation yung text niya. Carla, sabi ng mama ko, may nagalit daw na spirit dun sa pinsan ko kasi binaliwala daw yung witch hat. Kanino ba kasi yun? Oh.
Oras natin, it is now 12:49 and this is the Halloween special of Yes Diaries. Let's now talk to our last and final caller for this morning. Hi, good morning. Hello po, good morning po. Hey, good morning. What's your name? Joy po. Joy. Joy, you're calling us from where? Pasig po. Ay, saan sa Pasig? Floodway po. Sa Floodway? Mm. Opo. Okay. Ilan taon na si Joy? 22 na po ako, Kuya Chico. Uy, Joy, 22 years old ka. Ang birthday mo ay? October 15 po. Uy, belated happy birthday, Joy. Salamat belated. Po. Okay. Regalo ko. Huwag ka nga dyan. Na-joke lang. Joy, ikaw ay may isishare sa amin na nakakakilabot na story. Ito ay nangyari sa'yo? O ito ay naikwento? Sa'yo mismo. Kailan ito nangyari? Yung bago po is nung linggo lang po. Nitong nalalan, last Sunday Opo. Lang? Opo. Okay, sige. Kwentuhan mo kami. Ano nangyari? Nandun po kami sa tambayan namin, sa Kubo. Kubo? Tapos saan yan? Dito po, malapit lang dito sa tambayan namin. Apat po kami. Yung okay. Best friend kong lalaki, tapos yung dalawa na kaibigan ko rin. Okay. Ano po kasi yung kuya eh? 11:30 na. 11:30 na? Gabi po. Okay. Tapos po, habang nagkakwentuhan po kami noon time na yun, para po may kumukuha ng atensyon ko sa side, para tignan. Sa side ng? Sa ano po, yung screen na tinatakpan na ng plywood. Okay. Tapos po, pag nililingon ko po, biglang nawawala. Biglang, parang nagtatago siya sa plywood. So, ang akin po, hindi ko na lang po muna pinansin kung ano man yun. Eh, ilang beses po kasing nangyayari yung ganun. Tapos po, nagkataon naman, paglingon ko na mga pangatlong beses na lingon ko. Ayun po, doon ko po nakita yung sinasabi kong maligno. So, maligno talaga siya, ka? Kamukha ni Not, ganun? Ano po siya, So, paano, ma-i-describe mo ba sa amin yung nakita mo na yan? Gaano kakalayo doon sa pinagkitaan mo nun? Sa totoo, Kuya Chico, ano lang eh. Yung mismong plywood lang yung pagitan. Okay. Namin dalawa. Then, ma-i-describe ko po siya na maitim, tapos... Hindi kaya yung kapatid ko yan? Tapos naglalaro yung height niya sa mga batang 7 or 8. Okay, sige. Tapos po, nung tinitigan ko, malaki yung mata din, pulang-pula. Hindi kaya puyat siya? Tapos po, hindi ko na lang yun pinansin. Hindi ko po pinansin kasi sa akin naman po, nakaka-experience naman po talaga ako ng mga ganung bagay. Hindi ko po pinansin kasi ayoko rin naman matakot sa mga kaibigan ko. Okay, so hindi mo kinuwento sa kanila? Hindi po. Tapos, ito po yung magpapatunay talaga yung totoo. Oh. Yung friend ko, nung umuwi po ako, yung friend ko lumipat doon po sa pwesto ko. Then... Oh, pwesto yan sa... Yun nga po yung inupuan ko noon, yung pagitan ng plywood. Okay. Pumalit po siya doon para nga mas magkakalapit sila magkakausap. Hmm. Tapos ang nangyari kay Chico, gano'n na gano'n din sa akin, parang kinukuha din yung attention niya. Hmm. O yung kasi diba, kahit naman halimbawa nakatingin tayo sa isang direksyon, sa gilid, mag-glance mo yan eh, diba? May opo. Ang tawag yung peripheral vision natin, diba? Opo. May malalaman mo yan, okay. So may napapansin din daw siya. May napapansin din po siya, saka yun din yung first time niya na nag-open sa amin ng gano'n. Kasi po, diba, hindi ko na nga po kunento yun sa kanila. Hmm. Tapos po, pumunta po siya dito sa bahay, then nakwento ko po sa kanya. Ang banat niya po sa akin, nakita mo din be, sabi niya ganyan. Okay. So nung pagkasabi niya sa'yo na nakita mo din, kung nakita mo din ba, anong reaction mo? Nagulat din po ako, tapos po una, tinanong ko siya kung ano ba yung nakita mo. Doon nga po kami nagulat kasi parehong-pareho po kami ng description. Okay. Ito nakita namin.
Eh, ano po, siya rin po kasi hindi siya naniniwala nung una. Sa mga ganyan-ganyan. Opo. Hindi rin niya inopen doon sa mga kasama niya kasi akala daw po niya, imagination niya lang din. Hmm. Tapos, yung yun nga po, nakapag-usap nga po kami dalawa. Sabi ko nga, baka malakas yata yung nagpakita sa atin kasi naingayan siguro. Sabi kong ganyan. Ayun po. Oh, yan ay sa... Sa... I'm sorry, sa bahay niyo yan? Yung alin po? Sa bahay niyo ba yan? Sa bakuran ninyo? Ano, malapit lang din po sa bahay namin, kuya. Hmm, okay. So, hindi lang ikaw. May, okay. May meron pa ba kayong kilala? May nalaman pa kayo na... Bukod sa inyo na naka, kumbaga, nakakita din doon, nagpapansin din yung kung sino man yun. O kung ano meron man yun. Meron din po yung mismong ano, may-ari din noon, nung bakuran na po yun. Tapos yung ano, katabi na umuwi pa doon, nakita din po nila. Okay. So, walang nakapagbigay ng explanation, parang ano yun? Or anong bang meron doon? Eh kasi kuya, may ano kasi doon yung puno ng abokado. Uy, masarap yun. Ha? Ihingi mo nga ako, mga tatlo lang. Yung hinog. Tatlo pa. Ah, sige pa. Dadaling ko dyan. Go. Ngayon ah, gatagad. Agad. Okay. Yun po yung bagong nangyari sa akin. Oo. Sabi ni Mary France Cookieson, ma'am, namboboso lang yan, te. Sabi niya. Boso agad. Boso agad. Di ba pwedeng papansin muna? Oo nga. Ah, alright. Sige. O, Joy. Po. Uy, sana hindi mo na siya makita. Pag nakita mo siya, sabi mo hi, ha? Sabi mo, sabi mo kaya, Jiko. Wag! Sabihin ko, malay mo. Wag nga ako! Well, anyway, Joy, thank you so much for sharing your story, you know. Apo. Pagka nakita mo siya, ha, ulit, ha. Apo, sabihin ko nga po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. Si Joy po ng Pasig. Uy, yung boss namin na nakikinig daw sa atin ang mga staff ng mini stop dyan sa Pilar Village sa may Las Piñas. Wait, thank you for listening, guys. Good morning sa inyo. Anong binili ng boss ko? Ayan na, sir. Gutom na to, pakainin mo na. Si Raina, nakakatakot kwento ng caller niyo po. Di ako makatulog, sabi niya. Oh. Sabi naman di Mark Leonardo, baka sore eyes lang yon daw. Bagay. Baka nga, ano. Creepy. Katakot, ano? Yung mga pagkakataon na minsan, ano? Yung may sumusunod sa'yo. Di ba may magaganong feeling, eh? Naglalakad ka. Iba naman yung may nakikita kami naglalakad. Pero nasa likod mo, alam? Yung parang, yung feeling mo, hindi naman, wala naman tayong peripheral vision, di ba, sa likod. Hindi naman tayo isda. Di ba? Hindi na natin, wala na tayong nakikita, pero minsan yung weird na feeling na may sumusunod sa'yo, ano? Parang, oh, ano yun? What is that? Yung mother-father, yun. Oy, nakikinig daw sa atin ngayon at natatakyut daw si John Paul Balawan ng Villado at syempre si Ralgen nakikinig sa atin. Pati sa Romo family. Thank you for listening. Salamat po for keeping Yes Diaries in your background. Ito po ang Halloween special ng Yes Diaries. Until Friday po, ganito po tayo. Share your stories sa aking Facebook fanpage, facebook.com/chicoloco.yesfmmanila. I see. Alright. So, there you have it. Friday at God bless you too, si Sir June Supero. Thank you so much. Nako, maganda po ito, ano? So, ano? Ikaw? Ano na? Ano? Kala mo, ah. Marami na mga tanong, but I'm sorry. Hindi. Nako, pasensya na po. Mga kapwa, hindi na po natin na mabibigyan ng oras ano para sagutin ito. Pero, malay mo.
sa maritime, bukas or until Friday pa naman tayo. Anyway, on that note, I have to say goodbye for now. Maraming salamat po sa lahat na nagtsagang makinig sa akin simula pa kaninang alas 9 ng gabi hanggang sa mga oras na to para sa Halloween special ng Yes Diaries. Yan na naman siya. Bukas po tayo magpapatuloy with another episode. So, yung mga gusto pong magpadala ng kanilang experiences or stories nila, ng mga creepy stories, sige lang po sa aking pong Facebook fanpage, facebook.com/chicoloco.yesfmmanila. Aking pong Twitter account, twitter.com/chicoloco_yesfm. Aha, 1:59 is our time. One more minute before 2 a.m. Good morning, everyone. Hear you guys tomorrow. Mamaya na yan. Same time, same voice, here at the same frequency. Until then, this has been Yes Diaries, the Halloween special. And this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio saying goodbye. Take care. And hey, dude, have a nice sleep. And you go far. Just keep it right here on Yes FM. I'll be leaving you now. My first song is coming from... Opo. Sige, kwentuhan mo kami. Bata po ako noon. Hanggang ngayon pa naman, bata? Mga, 8, 7, ganun. 8? Oh, so 2 years ago. Opo. Oh, yan. Tapos po namin sa dati yung bahay. Sa dati yung bahay? Opo. Kinikwentuhan po kami ng mga kaibigan ko. Kinikwentuhan kayo? Kinikwentuhan po kami. Ah, okay. Puro po nakakatakot yung pinagkikwentuhan namin. Oh, bakit naman nakakatakot? Uwan ko po sa kanila. So bagay, trip naman nila yun. Tapos po, nung isa namin, yung magkikwento na po isa naming kaibigan, may nakita po kami na nakapote, kaya white lady dun sa harap namin. Talaga? Ano sinabi niya, shoo, alis. Yung sinabihan, gano'n? Hindi naman. Bakit? Isa ko pong kaibigan, pinagtawanan pa nga po eh. Ah, pinagtawanan pa, oh. Opo. Anong pinagtawanan? Umiyak ba? Wala po umiyak. Ay, wala umiyak. Tapos yung isa po, yung tulala lang po sila sa white lady. O tapos? Isa po tumatawa. Ah. Sa ko lang po yung tumakbo. Ikaw lang yung tumakbo? Opo. Buti din lang sinabi, ah, nakakahiya o, ganun. Opo. Ah, duwag, hindi ganun. Hindi po. Yun na yung ano mo. Meron pa po. Ay, meron pa. Opo. Sige. Saan naman yan? Sa tito po. Sa tito? Opo. Oh. Kwento po sa nasa sa akin to ng daddy ko eh. Kwento ni? Daddy ko. Ni daddy mo, oh. Opo. Yung tito ko po, mag-isa lang po siya sa bahay nila. Tapos po, natutulog po siya sa kwarto nila. Oh. Tapos po, parang may tao na umakit. Tapos, tumitigil lang hanggang sa kwarto niya, tapos pumababa ulit. Oh. May nakalimutan daw, gano'n? Hindi. Hindi naman po. Ah, basta may ganun lang. Opo. Hindi nila alam kung sino. Opo. Ah, sige. Pwede bang alamin mo tapos text mo kami kung sino? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Okay lang? Ha, huy. Opo. Ah, sige. Okay, alright. Sige, thank you so much. Meron for sharing. Ay, meron pa! Meron pa pala. Sorry, meron pa pala. Oo, patawarin mo ako. Ano pa? Alin pa? Sige po, wag na lang. Wag na lang. Sige, edi, wag na ba yan? Mabilis ako kausap. O, sige, Eliana, maraming salamat sa pagtawag. Have a nice evening. Advance happy birthday sa kapatid mo. Bye-bye. Thank you po. Okay, thank you ka rin. Bye-bye. Si Eliana. Wag na lang.
Tinamad. Ayaw na magkwento. Cute-cute pa naman ang boses. Diba? Kapatid niya ka boses si Chiclet. Tinahanap nila si Chiclet eh. Oh. Oh nga, no, hindi sa tito, sa kanya 'yun, sa kanya, sa tatay niya, sa tito niya. O okay, mamaya sa lolo lelong naman 'yung patanda na patanda. Hanggang kay makarating kay Lola Kerps 'yan. Okay. Hay nako. Pwede ka tumawag sa akin ha, 832-6165. Again, it's 832-6165 kung gusto mo mag-share sa amin. In the meantime, 11:28 ang oras natin. Para di mo na ako sa, para natuwa pa na kuyutan lang ako sa boses ni. Our fifth story for tonight na pinadala at babasahin ko ngayon ay galing kay Luis Gabaldon. Kuya Chico, ang kwento kong ito ay nangyari nung bata pa ako. Sa tuwing matutulog na po ako noon, mahilig po akong makipagkulitan sa aking kapatid sa ilalim ng kama. Sa kadalasan na nang pagkukulitan namin noon, nasanay akong palaging nasa ilalim ng kama. Basta nandun lang ako at nakasanayan kong tumambay na rin doon. At sa aking pagkakatanda, may itinuturing akong kaibigan noon na hindi ko makita. O eh, sino yun? Hindi mo pala makita. May kunyari nakakatakot to. Hey, may mumu. Shh, tama na, tama na, tama na. Kausap ko po siya every time na nakahiga ako sa ilalim ng kama. Mula sa madilim na sulok ng aming kwarto. Hindi ko lubos maisip na sa tuwing matutulog na po ako'y parang mayroong tumatawag sa akin papalapit sa ilalim ng kama. Actually, parang itinuring ko na rin siyang kaibigan noon. At dumating po sa time na nooy hindi na ako nagpupunta sa ilalim ng kama. Inisip kong nagtampon siya sa akin at hindi na nagparamdam pa ulit. Kung kaya't noong naisipan kong pumunta ulit noon sa ilalim ng kama, hindi ko na malayang nakatulog na ako noon. When suddenly, may parang nanghihila po sa akin at hindi ko po ito mapigilan. Takot po ako noon at agad-agad ko pong isinumbong sa aking nanay. Ngunit ako'y binaliwala. Ah, kawawa. De joke lang. Kung kaya't simula nooy, hindi na ako nagpunta sa ilalim ng kama. At hanggang ngayon, hindi pa rin mabigyan ng paliwanag ang karanasan kong ito. Isang patunay lang na hindi ito imbento sapagkat tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari. At ngayon, napapaisip ako, ano kaya yon? Ito ay galing kay Luis Gabaldon. Hindi ko alam kung ano yun. Ito namang our sixth story. Masakit talaga nung sugat ko sa'yo. Nabubulol ako ng ori. Kasi naman eh, sakit eh. Our sixth story ay nanggaling kay Lenoj Año Nuevo. Hello Kuya Chico. Share ko lang po ang nakakatakot na nangyari sa aking buhay last year. Nangyari po ito sa DLSZ. Wow, sosyale. Ikaw na. Ikaw ng taga De La Salle, Zobel. Ikaw na. Ani mo, La Salle. Nang may program sa school, ang lahat po ng tao ay halos nasa loob po ng auditorium. Tapos po kaming mga magkakaibigan ay nasa may hallway malapit po sa hagdanan sa may second floor sa isang building. Andun po kami na mga kaibigan ko sa may hagdanan, nagkakantahan po kami
kasi may dala pong gitara ang isa sa mga kaibigan ko. Habang nagkakantahan po kami, ay bigla pong may narinig po kaming isang iyak ng batang babae. Nung una po ay hindi namin ito pinapansin dahil akala namin ay sound effects lang ito sa baba dahil sa ibaba nga ay yung auditorium na. Nang biglang ito ay unti-unting lumalakas, umakit kami sa third floor ng aking mga kaibigan para tignan kung may tao doon. Pero nung pag-akyat namin, ay walang tao. At nakapatay pa ang ilaw dahil nga may program sa auditorium sa first floor. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan pa kami pababa sa first floor at pumunta na lang kami sa loob ng auditorium dahil sa sobrang takot. Isang linggo matapos ang pangyayaring yon ay nagsaliksik ako tungkol sa school at nalaman kong may babaeng bata pa lang namatay sa school dati noong Foundation Day dahil sa isang aksidente sa isang roller coaster. Ang sosyal nyo naman, may roller coaster. Di ko alam, Kuya Chico, kung alam mo ang istorya. Okay. Alright. May sinabi po siyang pangalan that I won't mention. Storya daw nun. Sa tingin ko ay sa yung nagpaparamdam sa amin ng mga kaibigan ko nung araw nga na yon. Yun lang po, Kuya Chico. Sana mabasa mo itong story ko. God bless po at ingat sa akin. Baka multuhin ako. Maraming salamat kay Lenoj Año Nuevo. Alright. Sige, ituloy na natin, ano? Seventh story na nakuha natin sa Facebook fan page ko ay galing kay Ryan Katubig. Kuya Chico, I'm one of your avid fan. I just wanna share this story involving me and my classmates. Honestly, I don't believe in superficial things until now. Pero hindi ko kasi alam kung paano nangyari yon. This happened way back in 2004 during my junior high school year. Kasali kami sa isang dance competition sa school. Dahil busy kami sa academics, wala kaming time mag-practice ng husto. Nagkaroon lang kami ng time the night before the competition. We went into our classmates' village around 5 p.m. Sa clubhouse nila kami nag-practice since malaki and tahimik yung venue. We were about 10 in the group, including our choreographer. Kuya Chico, yung venue kasi is open, tapos may dalawang CR and one admin office na located sa gilid ng clubhouse. Yung switch ng mga ilaw sa clubhouse ay nasa labas lang ng admin office na located sa gilid ng clubhouse. Dahil yun lang yung time na mag-practice, inabot na po kami ng 10 p.m., 10 ng gabi. Tahimik po sa paligid and kami lang yung maingay. May mga nagaharutan, nag-uusap and nagpa-practice. Kami po ay nasa kabilang gilid ng clubhouse, tapat ng admin office since mas maliwanag yung mga ilaw doon at doon lang may table. Around 10:15 in the evening, namatay po yung cassette na ginamit namin. It happened again 6 times. We thought that it is only due to static electricity. Our choreographer became quiet and requested for a 10-minute break. Wala lang po sa amin yon and nagpahinga lang ang lahat. Suddenly,
the lights turned on and off for a couple of seconds. Medyo natatakot na yung mga babae hanggang sa namatay na yung mga ilaw. Akala namin, nag-blackout sa village since umuulan ng malakas. Pero yung clubhouse lang ang walang ilaw. Yung buwan lang ang nagsilbing ilaw namin. Dahil wala ng ilaw, we decided to pack our things and prepare to go home. Some of us went to the switch to turn it off. To our surprise, they were running towards us, screaming. Yung isa hysterical na. Ah, hysterical ba yun? Sabi nung isa kong caller kahapon, historical daw yun. Hysterical pala. Lako, historical daw. Sorry. Nalala ko ikaw. Anyway, back to the story. Ah, yung isa hysterical na. Sabi nung isa, naka-turn off na daw yung switch. Meaning, may nagpatay talaga ng ilaw. Tinignan namin ulit, and yun, nakapatay nga. Binuksan na lang namin ulit. Yung iba po, Kuya Chico, umiiyak na sa takot, and nanginginig pa. Ang sabi pa nga po nung isa sa amin, na baka may nanluloko lang or nananakot among us. Pero sure po ako nung time na yon na lahat kami ay nasa kabilang side lang at malayo siya para takbuhin or lakarin nang walang makakapansin. Imposible rin na ibang tao kasi mataas na pader po yung likod nun and makikita namin kung may tao since nasa tapat lang po kami. Habang pinapakalma ang iba, nagpapaisindi ulit ang ilaw. And everybody starts screaming hysterically. Ano na naman, wala ka na ng pagkain. Lagi na lang gutom to. We decided to leave the place kahit malakas yung ulan. Sumilong kami sa house ng classmate namin at doon na nagkwento yung choreographer namin. Sabi niya, nung namatay ng ilang beses yung kasit, he saw an entity in a woman appearance in a bloody dress passing by, moving towards the admin office. Kuya Chico, meron palang nag-suicide sa house katabi nung clubhouse namin, according sa aming classmate. By then, hindi na kami bumalik doon. Until now, iniisip ko pa rin na baka electricity problem lang yon or may nagpa-prank sa amin. Maraming salamat kay Ryan Katubig for sharing this one. Ooh, may momo! May momo! Tingin pagkain! Nagugutom ako, may bubo! Ay, nako naman. 11:41 is our time. Ano? Kaya pa? Kaya nyo pa ba? Ano, kaya pa ba? Parang gusto ko na lang buksan yung TV at manood ng... Gagabi na... Banding... Ay nako. Yes, Diaries, nasasuffocate ako. Hello? Bakit? May nagsisiga. Nakatalukbong kasi ako ng kumot sa sobrang takot. Kasi naman, ba't kasi magtatalukbong? Tanga-tanga ka rin. Ano magtatalukbong? Tatalukbong ko, tapos masasuffocate ka.
kakainis packing tape naman ang buhay naman. Kakainis. Ay nako, nakatakot talaga itong programa mo, Heist. Nag-jerbox na ako. Baboy mo. Di pa naman ako makalabas, baka may, ano, humila sa paa ko. Packing tape ka talaga, sabi ni Alexis. Kamagay, Mandaluyong. Oy. Si, Uy, I would like to say hi and good evening kay, kay Sir Juna. Alam niyo yung first night sa yung kausap ko, ano? At, maraming kaming napag-usapan din. And guys, si Sir Jun Supero po ay is actually conducting counseling. If you wanna reach Sir Jun or Pastor Jun Supero, pwede niyo po siyang contactin sa number na ito, 0927-533-2155. Once again, si Sir Jun Supero po, yung kausap ko nung first night nitong Yes Diaries Halloween Special, ano? And we were talking about, yung topic namin is yung possession, ano? Yung mga sinasapian. Kontakin niyo po siya, 0927-533-2155. Opo, hindi po para makipag-textmate po, ha? hindi po ganun. And off-air, we were talking about some things, ano? And may mga handouts ang nabinigay. Oh, parang college po ako, nag-aaral po ako ngayon. And ako naman, ako, I'm very much interested in this, ano? Some of the materials that he handed me, the seven stages of demonic activity. Oh nga, ano, ito yung natakel din, ano? First is, nakalagay dito is regression. Second is repression. Third, suppression. Fourth, depression. Five, oppression. Six, obsession. And seventh, possession. Puro Sean, ano? Sean. Ang sahig ni Sean, pag pinlorwax yun, kikini Sean. Sigurado yun. Ay, nako. Ang sakit daw sa utak, kaka-imagine ng stories. Huwag nyo kasing i-imagine, Ito namang hilig-hilig nyo mag-imagine. Birthday ko po mamaya, sabi ni Jeff Obrado ng Caloocan. Happy birthday to you. And if in case you just turn on your radio, well, welcome to the show. This is the final night ng Halloween special ng Yes Diaries. Ay, nako. Si Ko San Hiba ito. Woo! Sabi niya, ang saya talaga makinig sa Yes FM Halloween special, lalo na panggabi. Lalo na daw paggabi. Wala naman kasi Yes Diary sa araw. Si Kenneth Alcorizo, nakakaasar yung background na gutom. Oo nga, laging ang gutom. Mingi na naman ng pagkain. O, oh, ayan naman siya. Ano naman yun? Ah, wala daw po siyang load. Nangingi load. Yung feeling na tinitignan mo rin yung ilaw, baka mag on and off din. Ang talas ng imagination nyo, kalahin nyo. Si Sir Heine na gumawa ng sound effects na yun at the grudge na yun. Natatakot din daw siya. Ginagawa mo ito pagkatapos natatakot ka. O kaya yun. Pag natatakot ka, tandaan mo na lang na huwag kang lilingon, ha? Huwag kang lilingon. Lumingon kamay mo. Ay, nako. Tuloy natin ang kwentuhan this time. Ito ay padala ni Fat Empty Size Pierce. Okay. Share ko lang. Nung on the way kami ng Tagaytay, napadaan kami sa isang tulay na yung paligid niya ay puro puno or damuhan lang.
Walang kabahay-bahay. 12 a.m. na yon. Sobrang dilim ng paligid. Sobrang dilim ng paligid kasi from Silang to Tagaytay yung dinaanan namin. Nung malapit na kami sa Tulay, sabi ko sa kapatid ko na nagda-drive, "Oh, yung bata patawid, paunahin mo na." Then, nung papalapit na kami ng papalapit, nawala yung bata. So, kinilabutan ako and yung sister ko, pero hindi na ako umimik pa kasi matatakutin yun. So, mga 10 minutes drive, mga bahay na yung nadadaanan namin hanggang sa may bahay na, hanggang sa may bahay sa kanan ko na medyo madaming tao. Nasa kalye na yung iba, pero di naman totally nakaharang. Pero yung andar na pabagal dahil sa mga double parking and mga taong nakaupo sa labas. Tapos, yung nasa tapat na kami ng house, may lamay pala. And nakita ko yung kabaong dahil matatanaw mo sa car kasi nasa labas siya. Maliit yung kabaong, pambata. Worst is, yung tarpaulin, bata nga yung namatay. And kung anong kulay na suot ng bata na tumawid, which is yellow shirt, ganun din yung damit ng bata sa picture ng tarpaulin. So sabi ko sa sis ko, kaya pala. Anyway, more of the stories ang maririnig nyo po na pinadala sa ating Facebook fan page. And thank you so much sa mga nagsishare pa rin po ha. Malay mo sa aking pagbabalik, istorya muna na pinadala mo yung aking maisishare, right? Mm-hmm. And again, si Pastor Jun Supero po, si Sir Jun Supero ay if you want to have a counseling, pwede niyo po siyang kontakin. Again, ano? Sa number po na 0927-533-2155. Okay? May mga bisita ako dito. Itong dalawang bagong pasok, mga bago. You're so bago. You're very new. Bago. Yung isa po naka-checker, yung isa naka-white. May mumu. May tanong, may bayad daw po ba yung baka? Itanong nyo po sa kanya, wag po sa akin. Ha? May number naman. Anyway, it is now 11:51. 9 more minutes before 12 in the a.m. Ay, kaya ko palang gawin. Scary, scary. naman. Anyway, what do we do now? Alam ko na. Let's get back to more music. Tuloy po kayo sa special na edisyon ng Yes Diaries. Ang Halloween Special. Special.
sa last stretch ng last night ng ating Yes Diaries Halloween special. You still got me on your radio. My name is Chico Longco and good morning to all of you guys na hanggang ngayon ay nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Uy, ito ay galing kay Sir June Sopero ng 302E Banahaw. Hi to all our friends listening to us dyan sa may Banahaw Condo in Mandaluyong. Uy, maraming salamat po sa inyong lahat ha. Mga pagbati galing kay Pastor, kay Sir June Sopero nga. Thank you so much. Hey, good AM, sabi dito sa text line, no? Di ako maka-jerbox, sabi, ang baboy. Kasi baka naandyan yung patay gutom na sound effects. Na. By the way, pabati po si Nikki Colot from Daniel Vargas ng San Pedro, Laguna. Thank you so much. Chico sabi, mas chubby ka daw, sabi ni Papa Jack. Loko to si Papa Jack. May mumu, sabi mo. I-text nga siya dali. I-text siya dali. Love Radio Space. May mumu! Dali, ganyan, ganyan. Love Radio Space. May mumu! Tapos isend mo sa 2600, ha? Oh, ang sarap makinig sa pinakamalupit na programa sa radyo. Bago ka. Bago you. Hi daw kay Genesis Hernandez. Nakikinig siya ngayon. Oh, takot daw hindi makapunta sa CR. Sabi ni John Ocampo ng Pampanga. Thank you so much. Maraming salamat. Anyway, 832-6165. Again, it's 832-6165. Sa mga takot ngayon, natatakot, kinakabahan ngayon, feeling nila may kasama silang iba, ang paalala ko lang sa'yo, sabi dito, ikaw na ang mas chubby daw. Si Lou Garcia sa Twitter, sabi niya, loko ka talaga Chico, tamang hinala tuloy ako dito sa amin. Huwag kasi tamang hinala. Ulit-ulit na lang kuya yung packing tape na patay gutom. Eh kasi nga ito nga oh. Kuya, manghihingi ka na naman nga. Wala na akong pagkain doon. Kulit mo kay Chuchu na yung pagkain eh. Gusto mo pang agawan ng pagkain yung aso kong si Chuchu? I'm sorry. I love Chuchu. O nga pala, no, hindi pa ako nakapag-share. Naalala ko. Nakapag-share na ba ako? Before we proceed to our last caller for tonight, I just wanna share to you guys. Way back in college, this is 3 years ago. Okay. More or less, three years ago. Meron akong isang friend, si Precious. Ganda na pangalan, diba si Precious? Oo, si Precious Grace. Pero Precious kasi tawag ko sa kanya. Siya din ay, kasama ko siya sa performing arts group. Hinga lang siya sa teatro and ako naman sa choral. Now, si Precious ay meron din siyang gift. Okay, she has the ability na makakita or makaramdam ano, na something na hindi nakikita ng normal na mata. Okay?
At minsan, alam mo yung meron pa sa yung kay may mga nagpapahula pa sa kanya, no? Do ako hindi ko pa na naranasan o hindi ko pa na try, pero yun, nakakapanghula siya. Now, ito na alala ko lang. Isang araw, naikwento niya sa akin na yung isa naming friend na Vakler. Kasama daw niya that time, hapon na daw yun. Kasi parang gagawa ata sila ng project kasi magkakagrupo sila. Okay, gagawa ng project doon sa nirerentahan nila na dorm. Now, napapansin daw niya na yung friend namin na yun nakatabingi yung kanyang balikat. Okay? So, hindi pantay. I don't know kung saang part, kung kanan o kaliwa yung mas nakababa. Pero, ganun daw. Mapansin mo daw na tabingi yung balikat niya. Noona, hindi daw niya pinapansin. Hindi niya sinasabi or hindi niya kinikwento. But then, that time, since meron nga siyang ability, so, alam niya ang explanation kung bakit. Now, siguro before going home, sinabi niya, tinanong niya kung okay lang ba siya? Wala ba siya napapansin? Yung balikat, okay, nung friend namin yun. Parang, actually gusto ko nga siyang din tawagan. Isa siya sa mga gusto kong tawagan din sana. Kaya lang hindi ko alam kung yun pa rin ba yung number niya. Para siya mismo magkwento. Now, ang pagkakaalala ko lang dun sa kwento niya, ay, parang ang nagre-reklamo nga lang din yung isa naming friend kasi parang medyo masakit nga daw. Okay? Medyo masakit daw. So sinabi niya ngayon, alam mo ba kung bakit nakatabingi yung balikat mo? Kasi merong nakadagan sa balikat mo. Meron daw bata, hindi ko na masyadong ma-recall kung babae ba yung bata, na yung naka, alam mo yung dun sa likuran niya, okay, dun sa balikat niya na yun, yung dalawang braso daw nung bata ay nakapatong doon, okay, magka-overlap yung kamay and nakapatong doon yung ulo. No? So, ganon, basically nakasabit yung bata sa kanyang likuran. So yun. At kinuwento sa akin, this is very creepy. Sabi ko, sana di mo kinuwento, di ba? Kasi paalis, uwi kami. And speaking of my friend na yun, na si Precious nga, no? Yung nakakapanghula, na hindi ko naman din na-experience, siya din yung nagsabi sa akin. Siya din yung isa sa mga tao na, you know, nakapag-confirm ba na hindi lang kami ang tao sa bahay namin. Na bukod sa amin, eh meron ding iba pang naninirahan doon. Kasi, one time, pauwi na kami. Alam ko yan din yun eh. Same day nang kinuwento niya yung nangyari doon sa friend namin. Nakita niya na may nakasabit doon sa balikat niya. Kaya medyo tabingit para daw masakit. At nakita daw niya yun. On our way home, nag-uusap kami. Mga, the usual topics na mga kulitan, ganun. Bigla na lang niyang sinabi sa akin, yung bigla na lang niyang sinabi na, ikaw
hindi ka mapakali sa bahay niyo, ano? Sabi niya ganun. Sabi ko, anong... Sabi ko, anong... Na ibig mo sabihin na hindi daw mapakali? Now, sabi niya, yung ano, yung... Ikaw yung tipong... Sabi niya, na... Alam mo, nagugulat ka. Ikaw yung tipong... Lakad ka ng lakad sa bahay ninyo. Yung... Parang... mamaya na dito ka sa lugar na to, mamaya na andun ka naman. Kasi hindi daw ako mapakali. Eh ako naman, parang okay. Alam mo yung parang kinabahan ka, nilabutan ka kasi. Sa, oo nga, totoo nga. Minsan ganoon ako yung... pag nandun ako, naglalakad. Basta palakad-lakad ako doon. Nagpalakad-lakad ako doon. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman lagi. Ganun daw yun. Tapos bigla niya, sabi ko, bakit? Bakit mo, ba't, ano, ba't mo alam or ano, parang ano naman? Sabi niya, alam mo, hindi lang kayo nakatira sa bahay niyo. Sabi niya, hindi lang daw kami nakatira. Though, nung time na yun, hindi naman ako nanashock. Kasi, kumbaga, ako may idea na rin ako. Kumbaga, alam na namin at tanggap na namin yun. Kasi hindi siya yung kauna-una na nagsabi sa amin yan. Marami na. So, ako naman, okay. Sanay na rin ako. Pero had it been siguro na hindi ako sanay. Baka naghubad ako mismo dun sa... Baka naghubad ako agad-agad. Sa mga naiihina po ngayon sa mga pantit brief nila, hello po sa inyo. Ano na naman kailangan mo? Wala sa akin yung laruan mo, hoy. Kulit-kulit mo dyan. Anyway, call me up 832-6165. Again, it's 832-6165. And ito, last na ito. Last na, i-share ko na ito. Sa college, dun din, bilang sa college na rin naman, na ikikwento sa amin nung mga technician doon, na doon daw sa dating dark room, kasi diba, para sa subject na photography, we are using a dark room, yung old school, para makapag-print, makapag-develop ng mga film na ginamit namin. Okay. Sa isang dark room, kung wala kang idea, as in literal na dark room talaga. Well, may ilaw naman. Kaya lang, most of the time, ang ilaw ay pula. Diba yung bumbilya na pula na yung nakakatakot. Ganun siya. Yung sobrang madilim siya, hindi pwede na kahit na anong ilaw, kahit you see na gano'n. Kasi nga, makaka-apekto to dun sa dinedevelop na film. Kaya yung ilaw doon ay pulat at madilim din talaga. Lagi, ilan na din at may mga estudyante na rin na nagkikwento na doon daw sa dating dark room na yon, meron daw doon na parang meron doon parang naninirahan. May bata daw doon na naglalaro lang. Na pagpasok mo daw doon, bigla na lang siyang tatakbo. Bigla na lang daw. Nag-develop ka doon, bigla na lang daw. Bigla na daw matatabig yung kamay mo, mga tipong mga ganyan. Pero ngayon, ako, naabutan ko pa yung dark room na yun at napasok ko rin naman. Pero wala na, ngayon wala na yung dark room. Ikaw na nakikinig ngayon. Sino yung nasa likuran mo? Natakot ka ba? Natatakot ka? Takot? Paalala ko lang sa'yo. Eh, ano naman kung lumingon ako? Gusto kong lumingon. 12:38 ang oras natin. 832-6165. Again, it's 832-6165. Kausapin natin, last caller natin para for this night. Hi, good morning. Good morning. May pagsigaw? Kung kasama ko dito, parang... Anong pangalan? Rick. Rick, taga saan ka, Rick? Taga QC. QC, ilang taong ka na, kuya? 38?
30, patanong. Magkatitabalap naman kayo eh. Kung makataba ka, sampaling kita dyan. Bunungutan kita ng bagang dyan eh. Lagyan kita ng plaster, gusto mo? Ano yung plaster eh? Plaster ko sa mukha mo yan. Oh. Rick ng QC, ilan taong ka na? Ay, 38 nga pala. Ano? Aha. At meron kang creepy story na isi-share sa amin ngayon. Yes po. Go ahead. Kaso marami po yun eh. Kaso, ay, di isa lang. Isa lang. Okay, yung pinaka-latest when I was in medical school. Medical school? Apo. Okay. Actually, fourth year po ako noon. At then, habang nagtitext ka dyan? Hindi po. Medical clerk po ako noon, fourth year. Tapos, meron po kaming patient na nakunan. Mm-hmm. So, I was on the deck na to handle the patient, yung magkuha ng mga vital signs. Mm, so ikaw ay doktor ka ba, kuya? Yes po. All right. Si Doc Rick po. Okay. Apo. Tapos that time, so ako nga yung naka-deck dun sa patient. So pinasok siya ng delivery room. Mm-hmm. Tapos hinook na siya for sa swero, and then after an hour, every hour na yung vital signs monitoring sa patient. Mm-hmm. Ngayon, since nasa delivery room siya, so nag-iisa lang siya, siyempre po, bilang clerk, so may tendency na parang nakaka, hindi man tamad, but yung bantayan siya. Mm-hmm. Sa delivery room. So, nakakatamad niya. Doon din yung pupunta. Kasi babantayan mo siya, and then so, every 15 minutes, every hour, i-vital signs mo. So, nag-install lang siya doon. So, ang bed doon, bali, doon sa delivery room is mga anim. Okay. So, nandun siya sa bed na malapit sa may pinto. So, since every 15 minutes ngayong monitoring, so, nagkaroon ako ng tendency na napahiga lang ako. Okay. Dun sa isang bed na malayo. Uh-huh. Although, nakikita ko siya. So, nakatingin ako sa kanya, and then, hindi ko masasabing nakatulog ako kasi nakatingin ako sa kanya. Mm-hmm. So, ang tendency, nung nag-alarm yung watch ko to monitor her, hindi ako makatayo. Okay. Sa pagkakahiga. Mm-hmm. So, pero conscious ka noon? Yes po, conscious po. And then, sabi ko, hindi ako makatayo nung gusto kong tumayo. So, mga ilang minutes, hindi pa, mga 15 minutes, hindi na ako makatayo. So, tendency ko. Ay, matagal na yun, ha? Sumigaw. Mm. Eh, baka naman pag sumigaw ako, magtayuan yung mga anak. Yung pasyente. May mga anak. Diba, yung doktor sumisigaw, bakit? Tapos, nung gusto ko nang sumigaw na tulong, hindi naman ako makasigaw, hindi ko mabukas yung bibig ko. Okay. Oo, so, teka lang, parang nangyari din sa akin yan. Nangyari din sa akin yan dito. Doon, ayun o. Tapos po, since nakahiga ako, nung gusto ko tumayo, parang may nakahawak sa ulo ko. Sa ulo po, sa ulo. Apo, sa ulo. Tapos, I was looking above my head. Mm. Kung may tao na numahawak sa ulo ko. Mm. So, yun. So, wala akong makita. Then, tapos, nung gusto ko na sumigaw,
Hindi ako makasigaw kasi hinahawakan niya yung baba ko to close my mouth. Okay. So, sino to? Ano yan? Ano yung sino or ano yung mahal? Well, hindi ko pa alam kung ano siya. But then, pero may takot na merong hindi naman. Kasi, ano ko eh, parang gusto ko makita kung sino yung humahawak sa akin, sa ulo. Nag-ano ng hindi, ano ko. Tsaka lang ah. And this is very interesting because doktor ka. Apo. Di ba? And parang medyo kakaiba ata. Hindi ba ganito eh? Kakaiba yata na ang gantong istorya ay nanggagaling sa isang doktor. Apo. Pero if I may ask, Doc, ikaw, naniniwala ka ba sa mga ganito-gantong mga klaseng mga bagay? Actually, bilang isang doktor. Apo. Kasi di ba ako ganito yan eh. Pag mga doktor, ano, mga ganyan, mga nasa medical field, habang sino ba tumatawa dyan? nasa hospital ka ba? Kasi may naririnig akong beep. Ano ba yung beep na yan? Hindi ko po. Beep po? Yung gumagano po? Hindi. Beep! Mamaya-maya. Beep! Beep! Ano ba yan? Wala po. Anong wala meron? Wala po ako naririnig. Oh, yun o. Toot! Ay. Wala po. Teka, tahimik ka lang. Oh, baka pinatay nyo na. Wala. Oh, ayun o. Meron na naman. Cellphone. Wala po. Hindi kayo cellphone? Wala po kung ay, wala po. Naka-silent po yung cellphone ko. Doc, tagda mo ha. Teka lang, huwag tayo magkasalita ha. Teka lang. Ito na siya. Bakit yung din yan tumatawag? Oo, oh, di ba? Meron eh. O, oh, yung mga bisita ko dito, meron sila narinig. Ano yun? Wala po. Kami dito, wala po kami narinig. Uwe? Yung mga bisita ko, narinig nila. Actually, itong place ng bahay namin is ano. Ah, nasa bahay ka naman. Akala ko kasi nasa hospital ko. Akala ko may pasyente ka dyan, yung maingay. Hindi po. Sining kasama mo dyan? Yung aking ampon. Ah, alright. Sige. Ayun nga, ano. Usually, yung mga... Ang mga, ano tawag dito? Mga doktor, ano, mga nasa medical field. Diba? Parang, no offense, ha? Apo. Tawagin mo na si Undin. Oo, sige. Hinahanap ka na ni Undin, punta ka na sa Inidoro daw. Laro daw kayo. Ano tawag dito? Parang, sa lahat ng pagkakataon, lagi niyong pipilitin na mag-provide ng scientific or medical explanation, correct? Apo. Correct. Sa lahat ng pagkakataon. Apo. Pero bilang isang doktor, I would just like to ask this, ano, bilang napag-uusapan natin, ano. Ikaw bilang isang doktor, naniniwala ka ba, Doc, na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science? Apo, naniniwala po. Okay. Oh, ito, clear. At least galing ito sa isang doktor, ha? Hindi ito galing sa akin lang. At isa ba dito sa pangyayaring ito, bagay na hindi may paliwanag ng science yung nangyari sa iyo? Opo. O, tignan mo, Dok, may mga nag-tweet dito, may mga tumutunog nga, may mga nagbe-beep nga daw. Wala ba talaga? Wala po. Ayun na, Tut! Alam, yung ano ba, yung parang tunog siya na, ano, yung tunog ng, alam, ano ba ang tawag, Dok, dun sa, ano, yung sa, yung pang ano ng heartbeat kung... Ay, yung cardiac monitor po. Ano tawag doon? Cardiac monitor. Oo, ganun. Parang ganun siya, tut! Tapos mga, ilang sec, ayun na, tut! Ay, ano yun, tut! Tut! A call waiting ba yun? Opo. May call waiting ka pala. Meron man palang explanation. Buti pa si Mark di alam. Call waiting pala, Doc. Ano ba yan? Well, anyway. So, yun. Teka lang. Balik tayo sa story mo. May nakita ka na humawa, nakahawak sa uluhan mo. Actually, nararamdaman. Ah, nararamdaman lang. Opo. Akala, oo. Para hindi mo mabuka yung bibig mo. Ganun. Bibig po, taka hindi po ako makatayo dun sa pagkakahiga. Okay. So, what happened after that? Anong... So, yun nga po. Bala ko na sumigaw. But then, hindi ko nga maibukas yung bibig ko.
Then, mga... So, ano na lang ang binukas mo? wala po. Mata lang po, mata. Mata lang, mata. Gusto kong tingnan kung sino na sa ulunan ko na humahawak sa akin at nag-ano na bibig. Then, after a while, so, medyo takot, pero gusto ko pa rin makita kung sino. Oh, kasi di ba, pero kung halimbawa, Doc, merong dadagan sa'yo at may pipigil na gumalaw ka, makikita mo naman yun eh sa apo. Peripheral vision mo, di ba? Apo. Uh-oh. Tapos, after that, so, I started praying na. Okay. While I'm praying, na iba yung lumalabas sa bibig ko, yung parang nakakatakot. Sa iba yung pero process. Sa, ano yan, sa isip lang ba yung nag... Hindi po. Gusto ko pong ibuka talaga yung bibig ko. Tapos, habang nakahawak niya yung baba ko, yung baba, I believe in God and our Father, iba siya, iba yung... Parang kinakain ko yung sinasabi ko. Hindi... So, parang hindi mo siya matuloy? Opo, hindi ko siya matuloy, pero still inaano ko pa rin yung, ano, dinadasal ko pa rin siya ng malakas. Na, pero hindi ko masabi ng, na malinaw. Okay. Ano, naririnig ng mga pasyente? Mga, nasa delivery room ka? Hindi ko po alam kasi, ang attention ko na yung humahawak sa ulo ko kasi gusto ko na talagang bumaan para mag-monitor ng i-monitor na yung patient. Okay. Then, since parang ganun na yung lumalabas, nakakatakot na yung boses, iba, parang nasasapian. So, wala akong choice, kundi iuro. Ang wala na eh, kahit na yung pa ako, hindi ko siya maigalaw eh. So, ang choice, ang ginawa kong choice, yung katawan ko na. So, inunti-unti kong pumunta sa edge ng higaan. Okay. And, saka lang ako nakagalaw nung nalaglag na ako sa kama. Then, tinignan ko kaagad kung sino yung nasa may ulunan ng headboard. Pero wala akong nakita. Okay. Yun yung na-experience ko. Then, after that, nagtanong ako doon sa mga nurse. Sabi ko, ma'am, meron po ba ritong kakaiba? Yung sabi nila, anong kakaiba? Ma'am, kasi kanina, bala ko sumigaw. Pero hindi ako makasigaw. Tapos, sinong ma'am, Doc, yung tinatanong mo? Yung nurse po. Okay. Mga nurse. Mm. Or nurse. Mm-mm. Tapos, ang reaction lang nila na sa akin, naku, nandiyan na naman pala siya, sabi niya ganun. Andiyan na naman pala siya? Oo. Sino siya? Yung nga pong mga, siguro po yung mga naka-experience dun sa nangyari sa akin, parang ganun din po. Oo nga, ano? Pero I don't heard pa naman. Ngayon, noon ko lang na-encounter yung ganun, na naririnig. Oo. Diba, Doc, creepy nga yung ganyan, ano? And most of the time, kapag merong pelikula na mga ganyan horror, isa lagi sa paboritong venue o place, hospital. Apo. Diba? Kasi, ewan ko ba, for some reason, napaka, minsan, may mga hospital na napaka-creepy, ano? Apo, pero yun nga lang, pag hospital na eh, pag madilim na yung, ano, hindi na po kami pupunta. Sabagay, so ibig sabihin, kahit pala doktor, ibig sabihin kahit pala doktor, natatakot din, or, diba, naniniwala din that these things exist. Apo. Okay. O kasi diba, may mga, gano'n naman lagi eh. Sabihin nila na ako, hindi lang yan. And then, for example, yung kinikwento mo sa amin, Doc. Kahapon, ano nga term yun? Meron tawag dyan, hindi ko alam if you know this, ano. Yung pag natulog ka, tapos bigla kang naano po nga, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita. Meron silang tawag, parang sleep paralysis ba yun? Or meron pang isang scientific term eh. I don't know kung ano nga ba ang term nila doon. Na sleepwalker po parang. Hindi siya sleepwalker. Parang ano, ano bang synonymous ng sleep ano paralysis? Sleep dialysis daw. Sleep dialysis. Ang ingay. Oh, siguro nga. counter po, pero saksakan nga po ng swero yan. Pakisaksaka nga po ng swero yan sa leeg, please. Oo. Talaga, yun basta, nakalimutan ko na tuloy. Oh, anyway, nakakatuwa, ano?
Isang doktor po ang nakaranas ng ganyan. Naulit pa ba yung ganyan or actually, may iba pang nakaranas ng ganyan maliban sa iyo, Doc? Doon po sa hospital na po 'yon. Hindi ko po wala po akong ang napagtanungan ko lang yung nurse pero ang sinabi lang po nila sa akin. Nandiyan na naman pala siya. Pero hindi niyo na naurirat kung sino ba yung... Hindi po, hindi ko na inano. But then may nangyari pa after. So after nung duty, the next day, nung pauwi na po ako ng the next day, pagdating ko po sa bahay, nung paghiga ko naman po sa kama, matutulog na, ano po, yung para po bang may... Parang may kasama ako. May kasama sa bahay na. Baka ito yung sumasama sa inyo. Kung makulit ako. Kaya siya yan. Hindi pa. Ay, hindi pala. Hindi po. Hindi daw pala. Sorry. Actually, yung pag-uwi, yung paghiga ko po nung kama, doon lang ako, doon ko naramdaman po kasi ako doon sa kama. So, kasi po, pahalang po ako dun sa pinto. Mm-hmm. So, ayun, Doc, sorry. Lucid dreaming daw yung tawag. Okay po. Alam mo yan. Hindi. Ko lang anyway. O, yun. So, andun ka, nakahiga ka, pahalang dun sa pinto. Pinto. So, close naman po yung pinto. Pahalang sa pinto, ibig sabihin, ano, pag tumayo ka, nasa harapan mo yung pinto, ganun? Or, nasa gilid mo? Tapat po ng pinto, pero pahalang. Okay. Po yung paa yung una. Or okay, sige. Opo. Tapos, so nakasara naman po yung pinto. Paghiga ko po, siguro hindi pa naman po ko nakakatulog nun. May naramdaman po ko sa kama na parang umupo. Okay. So, nakatalikod ako sa pinto. Nung naramdaman ko pong parang lumubog yung kama, bigla po ako napalingon, napabalikwas. Sabi ko, kala ko may pumasok lang. Pero pagtingin ko, wala. Oo. So, sabi ko, parang may nakasama, sumama sa akin from hospital. Baka nga, ano? Pero minsan doon, ano, yung idea pa lang na, well, hospital... Of course, alam naman ang lahat yan, mm-hmm. na maraming nade-deads dyan, di ba? Maraming, yun ang paniniwala, maraming kaluluwa daw ang gumagala-gala. Because, ayun eh, doon sila na nawala ng buhay, doon sila na matay. Mm-hmm. Mm. So, nung napalingon po ako noon, so wala. So, hindi ko lang, hindi naman po ako natatakot sa multo or anything. Mm-hmm. Ang ano lang, parang, nung nangyari yon, so ginawa ko, kumuha ko ng kumot. Nagtalukbong. Ganun eh. Tapos nung nakakumot naman ako, yun po naman ang problema ko. Para naman po akong... Para kang deads? Oh, hindi po makagalaw na naman. Okay. So sabi ko, ba't laging may ganun? So... Mega! Hanggang sa, yun po, nalaglag na naman po ako dun sa, nagpakalaglag na naman po ako sa kama. Nagpatay hulog na naman kayo. Opo, para lang makagalaw talaga. So, marami pang mga nangyaring ganun. So, until now, Doc, hindi mo alam as to why it happened. Opo. Okay. Hindi ka nakapag-research bilang doktor ka, try mo mag-research. hindi, walang ganun kung bakit may, kung bakit nangyayari yan or... Inayaan niyo na lang? Inayaan ko na lang po. Tapos, may one time na po yung, alam niyo po yung, parang, merong gustong pumasok sa katawan. Na, yaks. Parang kadiri naman po yun. Parang iba naman yan eh. Na, si Doc. May mga pagpasok-pasok. Nagkaroon na po ako ng feeling, at least umaga po, mga tanghali po nangyari yon. Merong gustong pumasok sa iyo? Opo. Sino? Ayun pong hindi ko po alam, pero as in, para po siyang ano, yung
kumbaga kung nakahiga po kayo tapos may kaluluwa na umupo na gustong kung ano po yung ayos ng pagkakahiga, ganun siya. Ganun din yung gusto niya. Opo. Gusto niya kayong patungan, ganun. Ganun nga, di ba? Opo. Tapos, may nagsabi sa akin na baka may gustong ano makipag-communicate. But then, hindi ko, sabi niya, ang sabi ko naman, gusto ko sanang buksan yung third eye ko. Mm. Pero, uy, sabi nila, sabi lang nila ha, apa? Ito ay, naalala ko to, sinabi ito nung sumalangit na wa, ano, doon ng namayapa naming dating choir conductor, ng choral master namin, Sir Jess. There is a way daw to open yung third eye na tinatawag. Apo. But there is no way para isarado ulit. Now, sabi nila, kapag daw bata ka at i-gift mo talaga ito, eh masasanay ka. Yung iba nga, katulad si Miss Sharon kanina, ano, nakaka-experience siya, pero still, natatakot pa rin siya. Pero through prayers yun, nalalabanan niya yun. At least medyo sanay-sanay, ano. Pero kapag daw malaki ka na and pinabuksan mo yun, baka daw mapraning ka daw kapag sa mga makikita mo daw, hindi mo daw kakayanin. At pero ikaw, Doc, talagang gusto mong... Pero by the way, ano bang specialization mo, Doc? Anong sa... Pathologist po. Pathologist. Opo. Pathology, study of... Mga patay po. Akala ko pato. Mga bibe. Ah, talaga? Yung mga nag-autopsy, ganyan po. Ah, I see. Ooh. Oo. Ayun, anyway. Talaga? Apo. Oo. Natry mo nang imbalsamuhin yung... yung kasama dyan. Eh, joke lang. Ah, talaga, pathology. Oh, anyway. Ayun nga. Doc, meron dito, ano? Ito. Baka apnea. Yung ano, yung sabi niya dito. Apnea is a term for suspension of external breathing. During apnea, there is no movement of the muscles of respiration and the volume of the lungs initially remains unchanged. Depending on the, what's this? The patency of the airways, there may or may not be a flow of gas between the lungs and the environment. Gas exchange within the lungs and cellular respiration is not affected. Okay, ulit. Ayoko na ulitin. Doktor yung kasama mo, tanungin mo sa kanila. Oh, anyway, ayun lang. Wala actually lang. Actually po, ano po ako nun eh. Gising po ako nun. But then, I think yung mga app niya po is ano eh. Pwede naman po, kaso, usually nangyayari din ang app niya is during sleep. Pero hindi po ako natutulog. Hmm. Mga nangyari po yung... Para nakahiga ka lang naman. Humiga ka lang. Nakahiga lang po. Oh, I see. Hmm. Then, yun na po, yung mga nangyari sa akin na... Yun nga, gusto ko nga buksan yung third eye, but then, I was advised na... Huwag. Dapat handa ka sa dam. Pwedeng mangyari. Parang ganun. Hmm. Kung kakayanin mo makakita ng mga kaluluwa na gustong humingi ng tulong, makausap, handa ka. Pero kasi sobrang dami niyan pag nabuksan mo yung third eye, sabi siya. Okay. Yun nga din sabi nila. Nakatakot. Oh, pero anyway, Doc! Yes? Nako eh... Thank you so much. Ako na nagulat lang din ako at isang doktor, ano, isang pathologist. Ang sige. Ang nagkikwento ng mga ganito. Opo. Anyway, so ingat kayo diyan, Doc, ha. Okay po, salamat sige. Po. Good morning. Good morning. Bye. Imbalsamuhin mo ngayon kasama mo diyan, Doc. Si Ray Mart nakikinig sa atin. Hoy Ray Mart, matulog ka diyan. Aha.
Ito pa rin po ang Yes Diaries, the Halloween special. Last night na po natin ngayon. Sabi ni Fello, kakaiba si Doc, may pagka-demonic keme ang peg ng story niya. Oras natin, it is now 1:04. Nakikinig daw sa atin dyan sa may Tomos. Nakikinig daw sila while having their Halloween party. Mga friends daw ni Ipeng Negro daw yan, no? Nandyan daw sila. Maraming maraming salamat sa pagkinig. Tomos tropa daw, nandyan sila. Hindi na daw makauwi yung hindi na daw makauwi yung iba. Anyway, our next story ay pinadala sa atin ni Nelvin Venancio. At sabi niya, Kuya Chico, ito po yung story ko. Ako po talaga ay nakakaramdam ng mga ganyang mga bagay-bagay, pero hindi ko po ito binibigyang pansin. Pero this time, talaga pong natakot ako ng sobra sa aking nasaksihan. Former musical director po ako ng aming theater club noong fourth year high school pa ako. Nangyari po ito noong February 24 this year, 2 weeks bago ang show. Overnight po noon at kami ay busy sa pagpapractice at pagpapolish ng aming scenes. Overall, matatapos na talaga ang aming play. Kami noon ay nasa gym kung saan may basketball court at may stage. Kami noon ay nasa stage. Nang matapos po kami sa polishing, inatupag naman po namin ang ending song plus tablu para sa last appearance ng lahat ng cast. And for those of you na hindi po alam kung ano yung tablu, ito po yung alam niyo yung parang yung sa ano ba? Yung maraming tao na parang naka-posing ng iba't iba sila ng posing nila. Diba? Kung halimbawa, kung kami noon yung sa Katipunan at nag-play kami noon, yung tablo na ginawa namin, diba mayroong mga hawak ng itak, yung iba nasa gitna, doon nakaturo yung itak, yung iba naman nandun sa gilid, mayroong medyo nasa taas. Diba? So parang para siyang bundok, puro tao yun, gano'n. Gets nyo ba? Hirap expert. Basta tablo. Yung parang makikita nyo dyan sa may, ano, sa may Edsa Shrine, yun ba yun? O basta somewhere in Edsa, mayroong ganyan yun. Well, anyway, bandang 11:30 PM na po iyon, gabi. Siyempre, kung may tablo, kailangan may levelings at blockings para magandang tignan ng tablo. O, yan nga yung sinasabi ko. Ang aming stage manager na babae ay na-assign para iayos ang lahat ng casts sa tablo. Naayos naman niya kami. Pero, kailangan niyang lumayo ng kaunti para tignan kung talagang makikita kami lahat kahit malayo. Nung una, siya'y nasa bandang free throw line ng court. Kita pa kaming lahat. Nung nasa center circle na siya, kita pa rin daw niya kaming lahat. Lumayo pa siya hanggang sa umabot na siya sa kabilang ring ng court. Okay pa naman daw. Si Miss C, stage manager for costume, ay kasalukuyang nasa hagdan sa may bungad ng gym, dala-dala ang mga costumes na gagamitin para sa last rehearsal. Sakto nun,
pabalik na si Miss J na yung stage manager patungo sa stage nang may mapansin ako at si Miss C na parang isang usok na itim doon sa may pinto ng stock room sa gitna kahilera ng center circle. Sana ako. Nang mararating na niya ang center circle, ay hindi pala. Okay. Si Miss, sakto noon, pabalik na si Miss J, ang aming stage manager, patungo sa stage, nang may mapansin ako at si Miss C, binalikan ko lang, ano, na parang isang usok na itim, doon sa may pinto ng stock room sa gitna kahilera ng center circle. Si Miss J ay tumakbo. Nang mararating na niya ang center circle, sabay bulusok din ang itim na usok papunta sa kanya. Gina! Sigaw naming dalawa, nanuoy na bitiwan rin ni Miss C ang mga costumes. Lahat ng aming mga kasama ay nagulat sa nangyari. Sila'y nagpanik. Si Miss J o si Gina ay napahinto nang sumigaw nang isigaw naming dalawa ang pangalan niya. Nilapitan namin siya, pati na rin ng aming kasamahan. Tinanong kami ng aming director kung ano ang nangyari. Dinescribe namin ang maitim na usok na yon. Para itong animoy taong maliit na nakayuko pa at itim na itim ang buong mata nito. Napakabilis kumilos at punong-puno ng usok. Nang sabihin namin yon, bigla na lang nagtumbahan ang lahat ng blocks sa may side stage namin. Doon lalo kaming nagulat dahil alam naman namin na walang tao doon at nakasisiguro kami na takot ang lahat sa nangyari. Dahil doon, nagpasya ang advisor na itigil muna ang rehearsal at bumaba na lamang sa audiovisual room sa may fourth floor. Nakakatakot dahil hindi namin alam ang intensyon nito kung bakit nagparamdam ito. Walang makapagsabi kung ano ito. Ipinagdasal na lang namin ni Miss J na sana walang mangyari sa namasama sa kanya. Sana mabasa niyo ito, Kuya Chico, and Happy Halloween. Maraming salamat kay Nelvin Venancio sa pagpapadala ng kanyang ng story na ito. Here we go. Ituloy na natin, ano. This will be our last story for tonight. This morning. Galing kay Gade Lyson. Hello, Kuya Chico. Bago ang lahat, Happy Halloween sa'yo. Sana mabasa niyo po itong na-experience when I was first year high school. Until now, nakikwento ko pa din to. Until now, nakikwento ko pa din to sa mga tropa ko kasi unforgettable talaga. Sobrang nakakatakot talaga. It happened nung minsang umalis papuntang Batangas para makifiesta
Doon sina mama tsaka yung dalawa ko pang kapatid. Hindi kami sumama nung isa kong kuya kasi may pupuntahan kami ng kaibigan ko kinabukasan. At di ko din gusto kasama yung dalawa kong kapatid dahil di ko kasundo ang mga yon. Yung isa ko namang kuya, kaya di sumama, walang hilig yon sa biyahe-biyahe. Ang alam lang nun, maglakwat siya kasama ng mga barkada niya sa labas. So ending, dalawa lang kami ng kuya ko ang naiwan sa bahay namin. Eto na, 11 PM na at ako lang yung tao sa bahay. Wala si kuya, nasa labas pa. May gimmick ata. Andun pa ako sa pinto namin dahil tinext ko yung kaibigan ko na dalhin niya sa akin yung headset ko na hiniram niya. Hinihintay ko yung kaibigan ko sa pinto nang biglang sumulpot yung kuya ko. Dire-diretsong pumasok. Nabangga pa nga ako. Di ko na lang pinansin dahil baka sapakin ako. Nakita ko siyang umakyat sa taas sa second floor. Narinig ko pa ngang para siyang nagdadabog. Nagbukas ata siya ng drawer sa itaas. Dinig ko eh. Maya-maya, tumahimik. Siguro nahiga. Dumating yung kaibigan ko, sinoli yung headset at saka umalis din agad. Ako naman, sinara ko na yung pinto. Sa papag ako sa ibaba namin matutulog, halos tapat lang ng pinto. Di ako makatulog sa baba kaya umakyat ako para kunin sana yung eye mask ko sa drawer. To my surprise, wala si kuya sa taas. At nakita ko pang bukas yung drawer pero wala namang nagalaw sa mga gamit. Takang-taka ako e kitang-kita kong umakyat si kuya at walang bumaba o lumabas ng pinto. Saan dumaan si kuya? Ang tanong ko. Binaliwala ako na lang at saka bumaba ako. Pinaniwala ako na lang ang sarili ko na baka di ko lang napansin na lumabas si kuya. Pero may konting takot akong naramdaman. Lalo na't alam kong walang ibang lalabasan si kuya sa itaas. Nagbukas na lang muna ako ng TV para antukin. 30 minutes later, may kumakatok sa pinto. Sabi ko, baka si kuya na. Si kuya nga, pagbukas ko ng pinto. Magsasalita pa lang sana ako para tanong sa kanya kung galing siya dito kanina. Pero tinignan lang ako ng masama at saka umakyat. Nawala yung takot ko at napalitan ng inis. Mayabang kasi yung kuya ko na yun. Madalas kaming magtalo nun. Nilak ko na lang yung pinto, tsaka bumalik sa papag. Tapos, pinatay ko na yung TV para matulog na. Hindi din ako makatulog lalo't naririnig ko pa si kuya sa taas na parang may ginagawa. Naririnig ko yung lakad niya sa taas, pati na din yung pagbukas-bukas niya ng drawer. 1:30 AM, di pa din ako makatulog pero tahimik na sa taas. Tulog na siguro si kuya. Bumangon ako, tsaka nag-games muna sa cellphone. Thank you.
Around 2 a.m. na makaramdam ako ng gutom. Pumunta ako sa lamesa at akmang magsasandok ng kanin nang biglang may kumatok sa pinto. Narinig ko ang boses ni Kuya sa labas. Tinawag ang pangalan ko. Kinalabutan ako siyempre. Napatingin ako sa hagdan pataas. Sino yung umakyat kanina? Sa takot ko, binuksan ko yung pinto at si Kuya nga. Sabi ko sa kanya, di ba nasa taas ka? Sabi niya, Ogag, kauuwi ko lang no. Abnoy ka ba? Nilamig ako ng sobra. Hindi lalo ako nakatulog nun. Kinabukasan, nilagnat ako. Ooh, creepy. Yan ay galing kay Gade Lyson. Maraming salamat. Ano ba ang ingay ah? Maraming salamat. Ooh, creepy. May mumu. Ang daming hindi makapunta ng banyo ngayon. Grabe ang buhay. Nakikinig sa atin si Ate Neneng Tiane. Ano to? Si Ate Neneng Tiane daw niya at si Black and White Louie Ann. Mga nagtatakutan daw dyan, sabi ni Raymart. Si Fel daw ay naganon din daw sa kuya daw niya. Ooh, creepy. Si Dian sa Twitter, nakakatakot naman yung story, di ako makagalaw dito sa inihigaan ko. Sipain ko kaya itong maingay na ito. Ingay. Si Janet Ricasa sa Facebook fanpage. Kuya Chico, huwag kang lilingon. Yoko nga, lingon ako kung gusto ko. May mumu, sabi. Ay, si Lot-Lot pala. Hindi si Lot-Lot, not yun. Nakakatakot naman ang mga stories. Iba talaga ang Yes Diaries. Nakakatakot. Nakakalungkot, but more on happiness because of you, Kuya Chico Loco. Bago ka, wish to call you in my birthday. More power. Kami-hami wave. May kami-hami wave pa. Si Elizabeth Casinillo, nakakatakot yung kwento mo. Yung pinsan ko umiiyak na sa takot. Si Amir Mitra, Kuya Chico, first time ko maihi sa shorts ko. Mue. Aking tape na buhay ito. Si Kuya Amiel daw, dyan sa Casa Consuelo dorm, room 223. Hindi na po kami makalabas ng kwarto. Thanks po. Si Amir Mitra ng Intramuros, Manila. Si Junjun Crispy, sabi na experience ko na rin yung parang may gustong papasok sa katawan ko. Patay po lahat ng ilaw, di pa po ako tulog noon. Di ko ma-explain ang feeling, mixed emotions po. Para kang tatakbo na iiyak na para kang magwawala. Pero di ka makagalaw, tsaka nung dumasal na po yung lola ko ng Latin prayer, ako yung natatakot, parang gusto kong sumigaw nung nanalangin siya ng Latin. Oh, para akong lumulutang. Huwag kang lilingon.
Anyway, that's it, mga kapwa. At maraming maraming salamat. Naku, pasensya na po sa mga hindi ko po nabasa yung mga stories nila. Naku, pasensya na. Kung bang binigay lang sa akin ng oras, lahat ng oras ginawa ko. Pero hindi ko po kaya. Ay, naku. Ano, tapos na, takutan natin. Yes! Ano na naman, gusto mo? Ano naman? Nako, paano yan? Ang Yes Diaries Halloween Edition ay muli mong mapapakinggan next year na po ulit. Siguro, kung meron pang Yes Diaries by that time, eh I'm sure, eh pangako ko sa'yo ay gagawin ko ulit itong Halloween special ng Yes Diaries. Pero on Monday, eh balik na po tayo sa usual nating ginagawa, ano, kasama ang mga tropa natin dito. At ang ruleta ng kapalaran, si Feifei lang naman yung lagi kong kasama. O yung mga nagte-text daw po kay Pastor kay Sir June Supero, ano? Para sa, well, to inquire about siguro yung counseling. Ano? Hindi po niya ma-replyan ngayon, ano? Lahat, pero isa-isa po, nire-replyan naman daw po isa-isa. Hindi lang kaya ng sabay-sabay. Maraming salamat po. Ay, nako. Ano yun, mga kapwa? I have to say goodbye for now. Ito, pahaabol ko na lang. Ano. Sabi ni Sandra ng Muntinlupa sa text line, nangyari na sa akin yan dati, Chico, when I finished washing the laundry, I went up to the rooftop para magsampay ng makasalubong ko, ang tito ko. I greeted him and he only looked at me. Then diretso baba, when I finished what I'm doing, I went to the kitchen and saw my mother crying and asked her, why? Then she said, my tito met an accident this morning. This creeps me a lot. Ooh. Osha. Ay, nako. Sa mga natuwa po sa ating kwentuhan ngayon, i-hashtag nyo lang sa Twitter nyo, huwag kang lilingon sa kung paanong paraan nyo gusto. Oo, di ba? Para masaya, para lang makita lang natin. Malay mo mag-trending worldwide. Nangangarap. Ay, naku, 1:27 is our time. At Saturday na pala ngayon. Yun ang mga kapwa. Napakarami ko pang naiisip. Baka ilagay ko yun to sa isipangmagaslaw.tumblr.com. Ay, nako. Asya. Sige, doon ko na nga lang sasabihin. Doon na ako mag-iisip-isip. Follow nyo rin po ako, ha? isipangmagaslaw.tumblr.com. facebook.com/chicoloco.esfmmanila. twitter.com/chicoloco_ Yes, FM. It is now 1:32 and I have to say goodbye for now. Again, ang Yes Diaries The Halloween Special ay magbabalik next year po. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsishare ng stories, nagko-comment, mga tumawag. Thank you oh so very much. Isa lang ang paalala ko sa inyo, lagi-lagi o ngayon sa mga oras na to, kung takot na takot ka na, feeling mo may kasama ka na, pakiramdam mo may nakatingin na sa'yo sa labas, pakiramdam mo may sumusunod sa'yo, pakiramdam mo may tao sa ilalim ng hinihigaan mo,
Pakiramdam mo pag lumingon ka sa taas, may nakadungaw din sa'yo. Pakiramdam mo na pag may inamot kang bagay, may hahawak sa kamay mo. I just want to remind you guys na kaba, takot, kilabot, mga karanasang bumulabog sa ating isipan, mga pangyayaring mahirap paniwalaan, at mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan. Ating natunghayan at napakinggan ang istorya ng mga ilan sa kapwa nating nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan. Dito sa Yes Diaries Halloween Special. Until then, this has been Yes Diaries. And this has been your DJ. My name is Chico Loco on the radio saying goodbye. Take care, hey dude. Have a nice sleep. Have a nice sleep. Have a nice weekend. And may God bless you always. Just keep it right here. On Yes FM. On Monday, back to regular Yes Diaries po tayo. Sige na, wag ka na matakot. Sige na, hindi na ako mananakot. Promise. Hindi na. Nood na lang tayo ng Gabi ng Bati. I'll be leaving you now with the song coming in from Michael Jackson and a song called